Ayoko na makitang mukha mo umaaligid sa lugar kung nasan ako, Ileana. Kinamumuhian kita. Nandidiri ako sa'yo. Blake, hindi ba pwedeng hayaan mo muna ako magpaliwanag? Blake, let me explain, okay? Ipapaliwanag ko sa'yo lahat ng gusto mong malaman. Please, huwag ganito, Blake. Umalis ka na. Huwag mo na akong hihintayin pang ipakaladgad ka palabas sa mga tauhan ko. Hanggat kaya pa kitang tiisin, umalis ka na. Mangako ka rin sana. Ito na sanang huling pagkakataon na lalapit ka sa'kin. Nandidiri ako sa'yo, Ileana. Kinamumuhian kita. Aniya, bago niya tinalikuran si Ileana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang tiwala raw ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan ng isang tao sa isang relasyon. Kumbaga, ang tiwala at pagpapahalaga raw ang pundasyon sa lahat. Trusting your partner is an essential component of any healthy and successful relationship. Kaya kung wala kang tiwala sa partner mo, wala rin patutunguhan ang relasyon ninyong dalawa, kahit na gaano niyo pang kamahal ang isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kasiyahan dahil ang pag-ibig ay tungkol din sa pagsasakripisyo, pagpapahalaga, pag-unawa, at higit sa lahat ay ang pagtitiwala. Paano kung dumating sa puntong nasira ang relasyon ninyong dalawa ng taong mahal mo nang dahil lang sa isang maling akala? Babalikan mo pa rin ba siya kahit na nagawa mo na siyang saktan at titulak papalayo? Paano kung nawala na siya ng pagmamahal sa iyo nang dahil sa ginawa mo? Anong gagawin mo? I can't believe you're doing this to me, Ma. Ani ni Ileana bago siya pabagsak na naupo sa sofang nasa likuran niya. Busang ang mukha niya ng dahil sa naging desisyon ng nanay niya, kaya naman hindi maipinta ngayon ang mukha niya. Napansin naman iyon ng nanay niya, kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya habang nakatitig sa dalaga. Labagman sa kalooban niya ang gagawin niya ay wala rin naman siyang ibang magagawa pa. Palibasa kasi lumaki sa luho ang anak niya dahil na rin sa kagustuhan ng namayapa niyang asawa, kaya naman ngayong wala na ito. Hindi niya na alam kung paano pang kontrolin ang anak niya ngayon, lalo na ngayon nasa tamang edad na ito para magdesisyon para sa sarili. Talagang magagawa mo akong itakwil lang dahil lang sa nagawa ko? Nagdahal sa sinabi niya ay walang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang kunot noong mapabaling ng tingin sa kanya. Maging siya ay ayaw niya sa desisyon na ginagawa niya, pero ito lang din ang paraang nakikita niya para lang magtanda ang anak niya. Mula noon hanggang ngayon, lapitin na ito ng gulo. Kaya naman bago pa man tuluyang malihis ang landas ang kaisa-isa niyang anak, kailangan niya ng putulin ang lahat. Lahat ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa pag-usad na Ileana sa buhay na meron siya. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti mo, Ileana. Ani ng nanay niya na agad niya namang pinutol ng isang sarkastikong tawa. Ha! Ikabubuti ko? Natatawa niyang singhal na inismiran nito. Ikabubuti ko bang pagtatakwil na ginagawa mo? Tingin mo, Ma, magmamature ba ako sa ginagawa mo? Eh, mas lalo mo lang akong binabaon sa hukay ko sa gagawin mo, Ma. Kung ito lang ang paraan nakikita ko para umayos ka, oo, gagawin ko. Sagot na lang nito na inismiran niya na lang. Kung hindi ko to gagawin, tingin mo kailan ka aayos? Sige nga, Ileana. Nasa tamang edad ka na. Pwede bang umayos ka naman kahit ngayon na lang? Ako nakikiusap sa'yo, anak ko. Umayos ka. Sa halip na kumibo ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lihim na lang na umirap sa hangin. Bakas na sa mukha ng nanay niya ngayon ang iritasyon at dismaya sa mga ginagawa niya. At sa halip naman na punain iyon ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy lang sa mga litanya niya. Kilala niya ang anak niya kaya naman natitiyak niyang mas lalo lang hahaba ang diskusyong ito kung pupunain niya pa lahat ng kilos nito sa harap niya. Kung makakaya kang konsentihin ang daddy mo sa lahat ng ginagawa mo, pwes ibahin mo ako, Ileana. Anito bago bumaling ng seryosong titig sa kanya. Hindi ako tulad ng daddy mong palagi ka nalang kinukonsente sa lahat ng bagay.
Hindi naman pangungunsinte ang tawag doon, Ma. Ang tawag doon, pagmamahal. Mahal ako ni Daddy, kaya ibinibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Aniya bago siya seryosong tumayo mula sa upuan niya at seryosong bumaling ng tingin sa nanay niya. Sa bagay, hindi rin naman ako magtataka pa kung bakit magkaiba kayong dalawa. Hindi mo nga pala ako mahal, kaya mo ginagawa lahat ng to. Aniya bago mapanuksong bumaling sa ina na ikinatigil naman ito. Hindi ko nga pala dapat kayo pinagkukumpara ni Dad. Aminin ko man na sa hindi, lamang na lamang sa'yo si Daddy. No, walang wala ka kay Daddy. Ano sinabi mo, Eliana? Sana ikaw na lang ang namatay sa aksidenteng yon. Aniya na ikinalaki ng mga mata ng nanay niya nang dahil sa labis na pagkabigla sa sinabi ng anak niya. Nakita naman ni Eliana ang reaksyon ng iyon, kaya naman mas lalo lang siyang umisi sa kinatatayuan niya upang mas lalong mapagalit ang nanay niya. Kung bakit ba sa dinami-rami nang pwedeng mawala? Bakit si Daddy pa? Si Daddy na walang ibang ginawa kung hindi ang alagaan ako. Si Daddy na walang ibang ginawa kung hindi ang ibigay lahat ng pangangailangan ko. Si Daddy na nandyan sa tuwing kailangan ko ng tulong. Tama. Wala ka noon ng mga panahong kinailangan ko ng tulong. Bakit, Ma? Nasaan ka ba? Hindi ba't nasa trabaho ka? Si Daddy yung gumagawa ng halos lahat ng responsibilidad mo sa akin. Siya yung gumagawa ng lahat. Bakit sa dinami-rami ng taong pwedeng mamatay, bakit si Daddy pa? Bakit si Daddy kung pwedeng ikaw na lang? Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sasabihin niya nang sandaling makatanggap siya ng isang malakas at mabigat na sampal mula sa nanay niya. May luhang lumanda sa gilid ng mga mata niya nang dahil sa labis na hinanakit sa ginawa ng nanay niya. Kaya naman hindi na rin ito nagtaka pa nang galit na bumaling sa kaniyang anak. Gusto ngang magsisi na Eliana sa kung bakit niya nga ba nasabi ang lahat na yon sa harap mismo ng nanay niya, gayong alam niya naman sa sarili niya na ginagawa naman ng nanay niya lahat na makakaya niya para lang mabigyan siya ng isang magandang buhay. Makatarungan nga ba lahat ng sinabi niya tungkol sa ina? O baka naman nadala lang siya ng galit niya kaya nasabi ang lahat ng yon? Kinamumuhian mo ako ngayon, Eliana? Galit ka sa akin dahil pinutol ko lahat ng access mo sa bank account mo? Galit ka sa akin dahil pinapalayas kita? Galit ka sa akin dahil much better ang daddy mo kumpara sa akin? Galit ka? Bakit? Sinisisi mo ba ako sa pagkamatay ng daddy mo? Natatawa at magkakasunod nitong sigaw sa harapan niya na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bulwagan. Bahagya siyang natawa mula sa kinatatayuan niya habang si Eliana naman ay kunot noong nag-iwas ng tingin sa kanya. Sino nga ba siya para sisihin ang sariling ina gayong wala namang may kagustuhan sa kanilang dalawa sa nangyari sa tatay niya? Galit ka sa akin dahil nawala sa akin ang daddy mo. Kailangan ko rin bang magalit sa'yo dahil ikaw ang punot dulo ng lahat ng aksidente niyan? Tanong nito sa kanya na ikinatikom ng bibig niya. Kung hindi ka lang basagulera, tingin mo ba hindi madadawit sa aksidente niyan ang daddy mo? Kung hindi ka lang naglalakwatsa, tingin mo ba pupuntahan ka ng daddy mo sa lugar na yon? Oo, may mali ako dahil hindi kita inalagaan ng maayos. Pero may mali ka rin, Eliana. Huwag mo namang ipasambat sa akin ang lahat. Kung galit ka sa sarili mo, huwag mo naman akong idamay. Hindi lang ikaw ang nawalan, anak. Nawalan din ako ng asawa. Dismayado pa nitong sambit bago pinunasan ang luhang dumaloy sa gilid ng mga mata niya kanina at nagdesisyon na ngang umalis sa harapan ng anak. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang mapaupo na lang sa sofang nasa gilid niya bago siya nagdesisyong humikbi nang hindi naman maiwasan ang pagdaloy ng luha sa gilid ng mga mata niya. Nang gabi rin yon na hindi niya na alam kung saan nagtungo ang nanay niya. Maging ang mga kasambay nila ay walang ideya sa kung saan nga ba ito nagpunta, kaya naman hindi na rin nagawa pa ni Eliana ang magpaalam dito sa pag-alis niya ng gabi rin yon. Tama, aalis siya. Iyon lang din ang paraan na nakikita ng nanay niya para lang mapabuti siya. At sa kabilang banda, iyon lang din ang paraan nakikita ni Eliana para lang maturuan ang sarili niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. May punto naman ang nanay niya sa lahat ng mga sinabi nito sa kanya kanina. Kaya naman hindi niya rin maintindihan ang sarili niya sa kung bakit nga ba siya nagalit dito. Kahit na kung tutuusin,
ay wala naman talaga siyang dapat na ikagalit dito. Hindi niya na nagawa pang magpaalam sa nanay niya nang sandaling umalis na siya sa mansyong yun. Maging mga kasambahay na nakakita sa kanya ay sinubukan pa siyang pigilan. Ngunit nang sinabi niyang iyon ang kagustuhan ng nanay niya, wala na silang ibang nagawa pa kung hindi ang hayaan na lang siyang umalis at magpakalayo-layo. Wala siyang ibang binitbit sa pag-alis niya kung hindi ang ilan sa mga damit na binili niya noong nakaraang taon. Kasama rin sa mga gamit na dinala niya ang ilang mga designer bags na regalo sa kanya ng nanay niya noon at maging ang kaisa-isang baril na iniregalo rin sa kanya ng daddy niya nang tumuntong siya sa tamang edad. Rehistrado naman ang baril na yon, kaya naman natitiyak niyang wala siyang magiging problema. Unless, magtatrabaho ka bilang dishwasher? Tanong ng babaeng tumanggap sa papel niya ng gabing yon. Kunot no itong nag-angat ng kilay sa kanya at hindi na rin naman nagtaka pa si Eliana nang sandaling pagmasdan siya nito at magmula ulo hanggang paa. Nakatapos ka naman ng third year college, pero bakit dishwasher ang napili mong pasukan? Maging siya, hindi niya rin alam kung paanong sasagutin ang katanungang ito. Kapag sinabi niyang pinalaya siya ng nanay niya, at kapag sinabi niya rin kaya niyang bilhin ang kabuuan ng restaurant na yon, may pag-asa ba kaya natanggapin siya nito kung sakali? Wala po kasi akong experience sa kahit na anong trabaho. Tahimik niyang sagot na ikinangiwi naman ito. Ito lang din po ang kaya kong pasukin sa ngayon, lalo na't kailangan ko po talaga ng trabaho. Dahil nga sa pinutol na ng nanay niya ang access sa bank account na meron siya, at dahil nga sa naging pag-aaway nila kaninang umaga, hindi na rin naman siya nagtaka pa nang maging ang kondo nito ay binawi nito sa kanya nang matauhan siya sa naging sagutan nilang dalawa kanina. Wala naman talagang balak ang nanay niya na hayaang mamuhay sa kalsada ang unikaihan niya at nang tuluyan itong mahirapan sa buhay. Pero nang dahil sa naging sagutan nila kaninang umaga, iyon na rin ang naging last straw ng PC niya para sa dalaga. Kumbaga, gagamitin mo siyang stepping stone? Patanong nito sambit na marahan niyang tinanguan. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga itong bumuntong hininga bago ito naglahad ng kamay sa kanya at tinanggap niya rin naman. Sana makakuha ka ng magandang trabaho pagkatapos nito. Ngumiti ito sa kanya bago tumango na ikinamilog ng mga mata niya sa gulat. Sige, tanggap ka na. Tulad ng ipinangako ni Eliana sa kanya nang sandaling mag-apply siya rito, ginawa niya talaga lahat ng makakaya niya para lang ayusin ang trabaho niya. Kahit na minsan ay nakakabasag siya ng mga pinggan o hindi naman kaya may mga mali siyang nagagawa sa trabaho, ginagawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang magpa-impress sa boss niya na nung una lang ay mabait pa sa kanya. Pero nang sandaling may mapagtanto sa dalaga, nakabasag ka na naman, Eliana? Galit itong sambit na ikinababa ng tingin niya. Yung totoo, Eliana, kumain ka ba talaga ng agahan o wala ka talaga sa sarili mo? Kasi napapansin ko kaninang umaga ka pang ganyan. Wala kang ibang nagagawa kung hindi ang magkamali. Naguhugas ka lang naman ng pinggan. Pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya. Ulit nitong sigaw na halos ikatalo niya pa mula sa pagkatayo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga platong nababasag mo? Kung iaawas ko sa sweldo mo yan tuwing quincenas, baka wala ka ng sinweldo. Para kang hindi marunong sa gawaing bahay. Paghuhugas lang ng plato, hindi mo pa magawa ng maayos? Nay, baka naman may pinagdaraanan lang si Eliana. Saad ni Joseph, bago siya pumagitna sa nanay niya at bumaling ng tingin kay Eliana, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaga ng tingin. Lahat naman ng tao nagkakamali, Nay. Hindi ba pwedeng palagpasin mo na lang po muna to kahit ngayon lang? Nako, Joseph, hindi mo lang alam kung ilang buwan na ako nagtitiis sa kaibigan mo. Naiiritan itong sambit na tinawanan lang ng anak niya. Muli siyang bumaling kay Eliana na ngayon ay walang iba nagawa kung hindi ang mapanguso na lang habang pinipigilan ng ngiti sa pagsugat sa labi niya. At ikaw, babae ka, kung hindi ka lang talaga kaibigan ng anak ko, nako, hindi talaga ako magdadalawang isip na tanggalin ka rito. Ma'am naman, mamumukha mo. Nalulugi na ako sa'yo. Singhal nito na ikinatawa na lang nilang dalawa ni Joseph. Osha, bumalik ka na sa trabaho. Kapag nakabasag ka pa ulit ng pinggan, tanggal ka na sa'kin. Maliwanag ba yon? Opo, ma'am. Aniya bago ngumiti sa ginang, napabiru naman itong inismeran. Gagalingan ko na po sa susunod. Pasensya na po talaga.
Ilang beses mo nang pinapangako sa akin yan, Eliana. Puro ka lang pangako. Hindi mo naman tinutupad. Angel nito bago bubulong-bulong na iniwan silang dalawa sa kusina. Walang iba nagawa si Joseph kung hindi ang tatawa-tawang umiling sa tinura ng nanay niya bago siya bumaling ng tingin kay Eliana na ngayon ay hindi na magawang ipinta ang mukha ng dahil sa nangyari. Alam mo, Eliana, hindi ko rin magawang sisihin si nanay kung bakit siya palaging hinahayblad sa'yo. Sa adikto, bago upang kunot-noo siyang bumaling ng tingin dito. Alam mo, kung hindi ka lang talaga nag-apply bilang servidora rito, baka inisip ko na talagang mayaman ka. Nang dahil sa sinabi ni Joseph ay bahagyang natigilan sa Eliana. Mabuti na lang at hindi ito napansin ng kaibigan niya, kaya naman bago pa man napansin ni Joseph ang tuluyang pagbabago sa reaksyon niya, wala na siyang iba nagawa pa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili niya. Umamin ka nga sa akin, Eliana. Mayaman ka siguro, no? Naku, tigilan mo nga ako, Joseph. Angin niya bago siya dumiretso sa lababo upang magtuloy sa trabaho. Walang iba nagawa si Joseph kung hindi ang tatawa-tawang sumunod sa kanya bago ito sumandal sa gilid niya at nakahalukip-kip na pinagmasdan ng kaibigan niya. Sa halip na magpa-apekto sa mga titig sa kanya ni Joseph, nagpatuloy na lang si Eliana sa trabaho ang ginagawa niya. Alam niya rin naman kasi na wala siyang mapapala kung hahayaan niya lang ang sarili niyang magpa-apekto sa sinabi ni Joseph. May minsan na rin namang pumasok sa isip niya na tuloy ang umamin sa kaibigan at sa nanay nito. Ngunit tila ba may pumipigil lang sa kanya sa pag-amin niya rito? Kung sakali mang umamin siya sa tunay na estado ng buhay na meron siya, may malamang pasamalamang na baka tanggalin siya nito sa trabaho. Hindi niya rin naman kayang mawala ng trabaho dahil ang kakapiranggot na kinikita niya mula sa pagiging serbedora at tagahugas ng pinggan sa restaurant na yon lang ang kaisa-isang bagay na bumubuhay sa kanya ng mga panahong yon. Hindi niya rin naman kayang ipagpalit ang trabaho niya para lang sa pride na yon. Kaya, ouch! Aniya na sandaling matusok siya ng kutsilyong hinuhugasan niya sa daliri. Agad na nalaki ang mga mata ni Joseph nang makita niyang dugo sa daliri ni Eliana, habang si Eliana naman ay namimilog ang mga matang hinawakan ng daliri niya. Joseph! Ako na! Saad ng kaibigan niya bago ito kumuha ng malinis na tela at agad iyong binalot sa daliri ni Eliana. Nakita mo ba? Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa sa Eliana kung hindi ang nanginginig na hinawakan na lang ang braso niya. Alam ni Joseph na may trauma sa dugo sa Eliana, kaya naman maging siya ay kinabahan ng makita ang labis na panginginig ng kaibigan niya. Ako na lang muna rito, Eliana. Uutusan ka na lang si Burke na ikaw na lang pumalit sa trabaho niya sa dining pansamantala. Eh, hindi papayag yung Joseph. At bakit naman hindi? Kunot noon itong tanong na ikinanguso niya. Wala siyang ibang magagawa kung iuutos ko sa kanya to. At isa po, may sugat ka, oh. Tingin mo ba, hindi ka ma-infection kung magpapatuloy ka sa trabaho mo rito? Huwag kang mag-alala, Eliana. Dahil hindi naman magre-reklamo si Bert. Kilala ko naman yon. Aniya sa kaibigan. Wala na rin namang nagawa pa si Eliana nang tinulak siya palabas ni Joseph sa dining. Nakita siya ng nanay nito, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling lumapit ito sa kanya, lalo na nang tinawag ni Joseph si Bert at dumiretso na nga sila sa loob ng kusina. Anong nangyari sa'yo at bakit namumutla ka, Eliana? Tanong nito na animong kuryoso sa kulay ng mukha niya. Dahil ba ito sa napag-usapan natin kanina? Hindi siya kumibo, kaya naman walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Alam mo naman ang ugali ko, Eliana, hindi ba? Mapagsalita lang ako. Pero hindi ko naman tinototoo lahat ng banta ko. Okay lang naman na makabasag ka ng pinggan, iha. Ang akin lang, kaya kita pinagsasabihan kanina dahil naawa ko sa'yo. Kung ipagpapatuloy mo lang ang ganong ugali mo, ay di wala nang natira sa sweldo mo, hindi ba? Tama ako o tama? Hindi po tutungkol sa nangyari kanina, ma'am. Eh, bakit pala namumutla ka ngayon? Usal niya bago niya ipinakita ang daliri niya na may band-aid na ngayon. Hindi ko po kasi alam na matulis po yung kutsilyong hinuhugasan ko kanina, kaya heto, nasugat. So, hindi mo alam na nahiwa ka na hindi mo namamalayan? Tanong nito na marahan niyang tinanguan. Wala ka talaga sa sarili mo, ano? May kutsilyo ba kasing mapurol? Anito. Nagdahil sa sinabi ng Gina nga hindi na napigilan ni Eliana ang mapanguso na lang.
Magsasalita pa sana siya para maipagtanggol sana ang sarili niya. Ngunit bago niya pa iyon mabigyan ng boses, may tumawag na sa direksyon nila para mag-order ng pagkain. O siya, since nasa kusina si Bert, ikaw na lang muna ang magserbidora ngayon. Anito na marahan niyang tinanguan bago niya kinuha ang notepad at pen na inabot sa kanya ng ginang. Aminin niya man o sa hindi ay wala talaga siyang experience sa kahit na anong trabaho. Dahil nga sa lumaki siya sa isang maganda at mayaming pamilya, palaisipan para sa kanya ngayon lahat ng gagawin niya. Matagal na rin naman siyang nag-research tungkol sa ganitong trabaho. At ang buong akala niya nga ay madali lang. Pero nang sandaling naroroon na siya, doon niya lang napatunayan sa sarili niya na mali siya. Hindi basta-basta ang pagiging servidor at dishwasher, lalo na sa ganitong restaurant. Maliit man ang negosyo ng mga magulang ni Joseph, hindi niya pa rin maipagkakailang nahihirapan pa rin siya. Ngayon pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas siya sa kitchen simula nang pumasok siya rito, kaya naman hindi niya maipagkakailang kinakabahan siya. Lalo na nang lumapit siya sa lalaki ngayon ay nakamasid lang sa lahat ng kilos niya. "Good morning, sir. Ngayon lang kita nakita rito ah." Anito bago nagbaba ng tingin sa menu na hawak niya. "Bago ka ba?" Tanong niya nang hindi man lang nag-aangat ng tingin kay Eliana. "Sandali nga lang. Parte pa rin ba to ng trabaho niya bilang servidora?" "Yes, sir. Sa kitchen po ako. Dishwasher." Aniya na hindi naman ito tinanguan man lang. "Ano pong sa inyo?" "I'd like to have..." Anito bago unti-unting kumunot ang noon niya. "Anong maire-recommend mo sa akin?" "Pardon?" Nang dahil sa sinabi ni Eliana ay kunot noong bumaling ng tingin sa kanya ang binata. Hindi naman maitatanggi ni Blake na maging siya ay nagulat sa inusal nito. Mas pinili niya na lang na manahimik kesa sa punain ang simpleng salita na yon. "Hindi ba't waitress to?" Bulong ni Blake sa isip bago unti-unting nag-angat ng tingin kay Eliana. "I mean, anong special ngayong araw? Baka may maire-recommend ka." "Ah..." Usal niya na lang bago nagbigay ng recommendation sa binata. "Ang sabi ng kaibigan ko, must try raw po ang 2-cheese pepperoni sandwich nila rito. Baka po gusto niyong subukan?" "Sige, yun na lang." Sagot ni Blake bago niya pinanood ang dalaga na tumalikod at umalis upang asikasuhin ang order niya. Ilang beses na siyang nagpapabalik-balik sa restaurant na to dahil nga sa mas convenient ang lugar na to at hindi naman ganoong katao kaya naman dito niya na lang napiling magpahinga o hindi naman kaya ay dito na lang pagdausan ang meeting nila ng mga business partners niya sa tuwing may meeting sila tungkol sa trabaho. Sa mga araw na palagi siyang naririto, ngayon niya lang napansin ang dalaga ngayon ay abala sa pagkuha ng order niya ng mga oras na yon. Hindi siya yung typical na empleyadang makikita mo sa ganitong klase ng restaurant. Pinong-pino ang kilos nito at talaga nga namang elegante kung pagmamasdan mula sa malayo. Kung hindi lang nagtatrabaho sa ganitong klase ng lugar ang dalaga, aakalain mong may kaya ito base sa mga pinong pagkilos nito sa harap niya. Hindi niya rin may pagkakailang nakuha na ni Eliana ang atensyon niya nung una niya itong makita. Kaya naman sa mga sumunod na araw, madalas na siya kung pumunta roon kahit na wala rin naman siyang meeting para sa araw na yon. Kakatapos lang ng meeting niya ng sandaling yon, nang bigla na lamang kumatok ang sekretarya niya sa loob ng opisina niya para lang sa balitang yon. Abala siya sa pag-aayos ng relo sa kamay niya nang pumasok ito sa loob upang ipaabot ang balita nito sa boss niya. "Sino?" "Kamusta, Blake?" Bati ng isang pamilyar na boses na ikinakunot ng noon ni Blake. Nang sandaling bumaling siya sa dalagang pumasok sa loob ng opisina niya, doon lang tila ba unti-unting lumukot ang mukha niya nang makita niya na nang tuluyan ang bisitang tinutukoy ng sekretarya niya kanina. "Anong ginagawa mo rito, Caitlin?" Tanong ni Blake sa kanya na marahan naman itong tinawanan. "Kung tungkol pa rin to sa mga..." "Huwag kang mag-alala dahil hindi naman tutungkol sa bagay na sinasabi mo." Anito bago ngumuso at malanding ngumiti sa kanya na ikinakunot lang naman ang noon ito. "Nandito ako para ibalita sa'yo na..." "Wala sa plano ko makipagbalikan sa'yo, Caitlin. Matagal na tayong tapos." Anito. Nang dahil sa pagkabigla sa sinabi niya ay bahagya na lang na natawa si Caitlin. Sa halip na pilitin ng binata, hindi na rin naman siya muling kumibupa. Halata naman kay Blake na may importante itong pupuntahan.
Kaya naman mas pinili niya na lang na manahimik at nang sa ganon ay hindi niya na masira ang araw ng binata ang kaharap niya. Hindi naman tungkol doon ang dahilan kung bakit naririto ako, Blake. Umayos ka nga. Aniya na hindi naman kinibo ng binata. Oh well, mukha namang busy ka ngayon kaya naman hindi na muna kita guguluhin. May tamang araw para sa bagay na yon kaya mauna na ako. Anito na hindi man lang pinatapos ang sinasabi niya. Sa halip na mawala sa hulog, walang ibang nagawa si Caitlin kung hindi ang nakangiti na lang na magkibit ng balikat. Sa loob ng halos 2 linggo niyang pabalik-balik sa restaurant na yon, hindi may pagkakaila ni Blake na animong interesado siya sa pagkakakilanlan ni Eliana. Alam niyang hindi ito basta-basta. Nasisigurado niya rin na walang mangyayari sa mga planong nabubuo sa isip niya kung wala siyang gagawin. Kaya naman, nang sandaling makita ang dalaga na nagsiserve ng inumin sa kabilang lamesa, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtungo sa direksyon nito. Gusto niya sanang kausapin ng dalaga, pero nang sandaling bumaling ito sa kanya at ang aksidente nitong matapunan ng orange juice ang polo shirt na suot niya, doon tila ba nag-init ang ulo niya. Kasalanan ba talaga ng dalagang yon kaya basang-basa na ng orange juice ang polo shirt na suot niya? O kasalanan niya yon dahil bigla na lang siyang sumusulpot sa kung saan-saan? Nang dahil sa nangyari ay bahagya pang napatalon si Eliana sa gulat, kaya naman mabilis na dumula sa tray lahat ng baso ng orange juice na dala niya at agad na nabasag sa sahig nang bumagsak ang lahat ng yon. Gulat at takot ang bumakas sa mukha ni Eliana habang si Blake naman ay napapikit na lang sa inis sa nangyari. Gusto niya lang naman questionin ng dalaga pero bakit ganito ang nangyari? May meeting pa siya mamaya kaya naman hindi niya rin napigilang makaramdam ng inis sa nangyari. Hala sir! Nag-aala lang sambit ni Eliana bago sana dadamputin lahat ng bubog na naggalat sa sahig. Sa takot na baka mabubog ang dalaga, mariin ang hinablot ni Blake ang braso niya na ikinatigil nito sa pagyuko sa harapan niya. Sir, alam mo ba kung anong ginawa mo? Tiimbagang nitong sambit kahit na aminado naman siya sa sarili niyang kasalanan niya ang lahat ng to. May meeting akong dadaluhan mamaya. Tingin mo ba makakapunta ako sa meeting na yon kung ganitong itsura ko? Pero sir, anito na ikinakunot ng noon niya. Eh, hindi po ba kasalanan niyo naman ang nangyari? What? Hindi niya makapaniwalang tanong sa sinabi ni Eliana sa kanya. Anong sinabi mo? Eliana, anong nangyayari dito? Tanong ng ginang mula sa malayo. Nang dahil sa nangyaring pagkabasag muli ng pinggan sa dining, hindi na nagdalawang isip pa ang mag-ina na magtungo roon. Bahagyang natigilan si Joseph nang makitang si Eliana na naman ang dahilan ng ingay na yon, habang ang nanay niya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magtungo sa dalawa ngayon ay abala na sa pag-aargumento sa gawing iyon ng restaurant nila. So, Eliana pa lang pangalan mo. Saad ni Blake bago niya binitawan ang braso ng dalaga na ikinakunot lang ng noon ito. Pinagpag niya ang polo shirt sa mismong harap na Eliana na animong matatanggal nitong mansya ng orange juice na aksidente nitong natapon sa kanya. Anong plano mo ngayon? Hindi ako pwedeng maghubo sa meeting ko. Hindi rin ako pwedeng humarap ng ganitong itsura ko. Ipapa-dry cleaning ko na lang sir para... Hindi ba dadaan sa dry cleaning to, Miss Eliana? Sagot ni Blake sa kanya bago bumaling sa dalaga na ngayon ay makikitaan na ng takot ang mga mata niya. Alam mo ba kung nagkakahalaga ng magkano ang polo shirt na to? Idagdag mo pa tong sapatos ko na naman siya ng dahil sa kapabayaan mo. Sir, pagitan ng ginang bago bumaling kay Blake na hindi naman naputol ang titig kay Eliana. Ano pong problema? Baka pwedeng masettle natin ang lahat ng to. Kailangan kasi ng trabaho nitong alaga ko. Eh, hindi siya sanay sa pagsiserve ng pagkain kaya minsan talagang pumapalpak talaga. Maayos naman po ako nagsiserve kanina ma'am. Ito lang po talaga yung bigla-bigla na lang sumusulpot sa kung saan. So you're blaming me? Tanong ni Blake dahilan upang hilaw na lang na matawa ang ginang na pumagitna sa kanilang dalawa. Kung hindi ka pala sanay sa ganitong klase ng trabaho, eh bakit nandito ka? Para kumita ng pera? Patanong na sagot na Eliana na lihim na ikinangiti ni Blake sa sarili niya. Hindi niya lubos akalain na magiging ganito kapalaban ang dalagang inakala niyang mahina nung una. Aha. Bago pa man may mangyaring hindi maganda sa loob ng restaurant, wala nang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang pumagitna na lang.
Mababakas na kasi sa mukha ni Eliana ngayon na hindi siya magpapatalo sa binatang kaharap niya. At iyon ang dahilan sa kung bakit mas lalo lang na naging interesado sa kanya si Blake ng mga oras na yon. Sir, baka naman pwede nating pag-usapan lahat ng to. Ani ng ginang bago ngumiti ng peke sa binata. Dishwasher po talaga si Eliana at sa kitchen po talaga ang work area niya. Pero dito po muna siya ngayon sa dining dahil may sugat ang mga kamay niya kaya... Nagpatuloy lang ang ginang sa pagpapaliwanag sa kanya habang si Blake naman ay kunot noong nagbaba ng tingin sa mga kamay ni Eliana. Napansin ni Eliana ang titig nito sa kamay niya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mabilis itong itinago sa likuran niya na ikinakunot naman ng loon ni Blake. Kaya baka pwede naman nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na to? Sige, sagot ni Blake dahilan upang mag-angat ang tingin sa kanyang dalawa. Since hindi na rin naman ako makakapunta sa meeting ko sa ganitong itsura ko at nagkaroon pa ng damage ang polo shirt at ang sapatos na suot ko, bibigyan ko na lang kayo ng pagpipilian. Bahagyang umangat naman ang kilay ni Eliana, lalo na nang sandaling bunutin ito ang pitaka niya at nag-abot ng calling card sa kanya na nung unay nagdadalawang isip pa siya kung tatanggapin niya nga ba talaga o hindi. Anong gagawin ko dyan? Tanggapin mo. Sagot ni Blake bago tumikim nang hindi malang ito tinanggap na Eliana. If you can't afford to pay for the damages, then tanggapin mo tong calling card ko at nang mapag-usapan na lang natin ang tungkol sa bagay na to. Pay for the damages? Natatawang tanong ni Eliana na ikinakunot ng noon niya. Anong can't afford? Sabihin mo sa akin kung magkanong kailangan kong bayaran nang matapos ang lahat ng to. I don't wanna accept that. Kaya ka tang bayaran kahit na magkano, sir? Kahit na magkano? Kapag ba sinabi kong 1,000,000 ang kailangan mong bayaran, tingin mo ba mababayaran mong lahat ng yon sa isang hulugan lang? Kunot noong tanong naman ni Blake na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Oo nga pala. Nagtatrabaho na siya ngayon dahil nga sa inalisan na siya ng karapatan ng nanay niya sa bank account na meron siya. Nagtatrabaho na siya ngayon para sa sarili niya. Gustuhin niya mang humingi ng tulong sa magulang niya, hindi niya rin naman kayang gawin niyon, lalo na't itinakwal na siya nito. Kaya paano niya mababayaran ang lahat ng yon kung wala na siyang pera at butas na ang bulsa niya? At saka paano mo mababayaran yon kung servidora ka lang? Dagdag pa nito. Wala nang ibang nagawa pa si Eliana kung hindi ang umirap kay Blake bago niya tinanggap ang calling card na inaabot nito sa kanya. Nang makita ang ginawa ng dalaga, wala nang ibang nagawa pa si Blake kung hindi ang umiti ng palihim. Sa kabilang banda naman, ang sandaling makaalis si Blake at nag-resume ang lahat, tsaka lang nagdesisyon sa Eliana na bumalik sa kitchen ayon sa utos na ginang sa kanya. Sa bungad pa lang ng kitchen ay sinalubong na siya ni Joseph. Base sa mukha ng kaibigan, alam niya na rin at may ideya na rin siya sa kung paanong uumpisahan ng kaibigan niya ang tungkol sa nangyari kanina sa dining. In fairness, gwapo niya. Saad nito na inismiran niya na lang na ikinatawa din hindi kalauna ni Joseph. Oh, anong plano mo niyan? Eh, hindi mo naman kayang bayaran ng 1,000,000 yung halaga ng damages mo sa polo niya. At isa pa mukhang yayamanin yung lalaking yun. Unang tingin ko pa lang eh, pang mayaman ang datingan kaya for sure, mahal ngang talaga yung polong tinutukoy niya. Eh, hindi ko naman kasi alam na nasa likod ko siya. Angil niya sa sarili bago siya napanguso at agad na pinagmasa ng calling card na inaabot din ito sa kanya. Tutuusin, kaya ko namang bayaran yung 1,000,000 na yun. Doblin ko pa kung gusto niya. Sinong niluloko mo? Natatawang sabit ni Joseph na ikinanguso niya na lang. Aminin mo man na sa hindi, alam kong hindi mo mababayaran yon. Tama naman siya. Servidora ka lang. Baka nga kahit na magtrabaho ko ng ilang taon sa restaurant na to, hindi mo pa rin magagawang bayaran yung 1,000,000 na sinasabi niya. Dagdag pa nito na ikinanguso niya na lang. Bandang huli at pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip sa maaaring niyang gawin, hindi kalauna na nagdesisyon na rin siya. Wala nang iba na gawa pa sa Eliana kung hindi ang tawagan na lang ang binatang iyon sa calling card na ibinigay nito sa kanya. Ang buong akala niya nga ay pag-uusapan nilang dalawang tungkol sa installment na pumasok sa isip niya. Nang pag-usapan nilang tungkol sa pagbabayad na yon, ngunit mukhang nagkamali siya sa inisip niya dahil hindi iyon ang ideyang pumasok sa isip ni Blake nang makipagkita ito sa kanya sa mga sumunod na araw. Anong kasambahay? Tanong ni Eliana sa kanya.
May ngiting nakaukit sa labi ni Blake nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. Mas lalo lang lumalim ang tingin sa kanya ni Eliana. Kaya naman bago pa man tuluyang mabasa ng dalagang kaharap niya lahat ng mga ideyang pumapasok sa isip niya, nagdesisyon na lang siyang kumuha ng kutsara at haluin ang tasa ng kape na nasa harapan niya. Naroon sila ngayon sa isang cafe upang pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa polo niya nitong nakaraang araw. Kung pwede nga lang talagang tumakas ay baka ginawa niya na. Isa ito sa mga bagay na kinakaayawan niya, ang sinisingil. Kaya naman hindi niya may pagkakailang nakakaramdam siya ng inis ngayon, lalo na nang makita niya ang ngiting iyon sa labi ng binatang kaharap niya. Iyon lang ang mapapakiusap ko sa'yo. Para lang sa isang polo, gusto mo ako maging kasambahay? Tanong ni Eliana na ani mong hindi mo kapag-isip ng maayos nang dahil sa sinabi niya. Bakit? Dahil hindi mo kaya magbayad, hindi ba? Tanong ni Blake bago nagdesisyong mag-angat ng tingin sa kanya. Alin man sa dalawang piliin mo, maging kasambahay ko o magbayad ng 1,000,000 para sa damages na ginawa mo sa polo at sapatos ko. Wala namang problema sa akin kung anong piliin mo, Eliana. Ang importante lang para sa akin ngayon ay yung makabayad ka sa utang mo. Utang ko? Natatawang saad ni Eliana sa sarili niya na hindi niya na rin binigyan ng boses. May minsan na rin pumasok sa isip niya na humingi ng tulong sa nanay niya para lang makapagbayad kay Blake, pero sa tuwing maaalala niya kung ano man ang pinag-awayan nila nitong may ilang buwan nang nakalilipas, ni hindi niya na rin naman naisipan pang humingi ng tulong dito kahit nagustuhin niya pa. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang lihim siyang pabantayan sa mga bodyguard nito. Nung una ay nakaramdam pa siya ng tuwa nang malaman niya sa mga tauhan niya na nagsimulang kumayad si Eliana sa pagtatrabaho para lang makabayad sa mga bills na meron siya. Kahit na nahihirapan ay masaya pa rin siya dahil sa wakas ay nagawa na rin ni Eliana na bigyan ng kahalagahan ang pagtayo niya sa sariling mga paa. Ang pakiramdam niyang iyon ay agad na napalitan ng takot nang sandaling isiniwalat ng mga ito sa kanya ang tungkol sa pag-alis ni Eliana sa restaurant na may 6 na buwan na rin nilang minamanmanan sa malayo. Ha? Anong wala na siya roon? Gulat niyang tanong sa isa niyang tauhan ng ibalita nito sa kanyang tungkol kay Eliana. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Eh, hindi po namin alam, ma'am eh. Sagot nito sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim sa dismaya. Ang sabi po kasi ng mga tauhan na napagtanungan namin kanina, mag-iisang linggo na raw po siyang umalis sa restaurant na yon. Pinapasok po namin si Carl kanina para magmanman din sa kitchen pero wala na po talaga roon si Miss Eliana. At ano daw ang dahilan kung bakit umalis siya? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa ang tauhan niya kung hindi ang mapangiwi na lang sa kawalan ng isasagot. Sa loob kasi ng halos 1 dekada niyang paninilbihan sa pamilyang yon, kilalang kilala niya na ang dalaga. Marahil ay nahirapan na yon sa trabaho niya sa restaurant na yon, kaya naman umalis na naman ang walang paalam. Kung nahirapan ngang talaga siya sa pagtatrabaho sa restaurant na yon, bakit siya umabot ng 6 na buwan sa pagtatrabaho ron? Wala pong nakakaalam, ma'am. Sagot nito sa kanya na ikinabuntong hininga niya na lang. Sa ngayon po, humingi na po kami ng koordinasyon sa mga kumpanyang na-applyan niya nung una. Baka po kasi nagsawa sa trabaho niya sa kitchen kaya po nag-resign at humanap ng iba. Gawin niyo ang lahat na makakaya niyo para lang mahanap ang anak ko. Utos nito sa kanila na unti-unti nilang tinanguan. Kung kinakailangan niyo siyang kaladkarin pa uwi ng bahay, gawin niyo. Hindi siya pwede makalayo sa probinsyang to. Dagdag pa niya. Kahit nagaano niyang kadisgusto ang ugali ng anak, hindi niya rin naman maipagkakailang nag-aalala siya para rito. Simula nga nang lumayas ito sa poder niya, hindi na siya nagdalawang isipan na lihim itong pasundan sa mga tauhan niya nang hindi nalalaman ni Eliana. Nang makarating nga sa kanyang balitang nagtrabaho ito bilang servidora sa restaurant na yon, gusto niya na nga sanang yakapin ng dalaga at humingi ng tawad dito. Pero nang makita niyang improvement sa ugali ng anak niya, hindi kalaunan ay nagdesisyon na lang siyang hayaan na muna ang sariling anak. Paano itong matututong tumayo sa sarili niyang mga paa kung sa isang simpleng trabaho lang ay hahadlangan niya ng kagustuhan nito? Itong kwarto ko? Kunot noong tanong ni Eliana bago niya nilibot ang tingin sa kwartong ibinigay sa kanya ni Blake habang nagtatrabaho siya sa lugar na yon. Bakit ito?
Bumaling siya ng tingin kay Blake na ngayon ay seryoso lang na nakamasid ng tingin sa kanya. Nakahalukip-kipit at nakahilig sa dhamba ng pintuan, kaya naman hindi niya naiwasa ang lihim na mag-angat ng kilay nang bumaling siya ng tingin sa binata. Bakit dito? Muli niyang tanong. Walang ibang nagawa si Blake kung hindi ang lihim na mapabuntong hininga mula sa kinatatayuan niya bago siya nagdesisyong tumabi kay Eliana. Tulad ng dalaga, seryoso niya rin pinagmasdan ang kabuuan ng kwartong ipapagamit niya kay Eliana. Kumpara sa maid's room na tinutuluyan ng mga kasambay niya roon sa mansyong yon, ibang-ibang interior ng kwarto na ipinahiram niya kay Eliana. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang lihim na lang na mapakunot ang noo sa nangyari. May kasambahay rin naman sila sa bahay ng nanay niya. Pero hindi niya maitatangging magkaiba ang kwartong ito sa kwarto ng mga kasambahay nila ng magulang niya. Siya lang naman ang kilala niyang amo na kayang magbigay ng isang tila ba presidential suite sa isang katulong na katulad niya. Oo, at kuryoso at naguguluhan siya. Sino ba naman kasing matinong amo ang magbibigay sa kanya ng ganitong kwarto gayong kasambahay lang naman siya? Anong gusto mo sa banyo? Tanong ni Blake na seryoso siyang bumaling ng tingin kay Eliana. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa nila tapos na linisan ang banyo. Kapag natapos sila ron, pwede kang lumipat doon kung gusto mo. Hindi naman kita pipigilan. Aniya bago umismid sa dalaga. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang lihim na lang na mapanguso at umismid sa binata bago siya nagdesisyong pumasok sa loob habang hatak ang kay sa isang maleta na dinala niya noon nang umalis siya sa bahay ng nanay niya. Nagtataka lang ako, sir. Hindi ba uso sa bahay mo ang maid's quarters? Tanong niya bago taas kilay na bumaling kay Blake na hindi naman lumingon pabalik sa kanya. O baka naman ako lang binibigyan mo ng ganitong special treatment kasi interesado ka sa akin? At bakit naman ako magkaka-interes sa'yo? Eh hindi ka naman ka-interes na pagsayangan ng oras? Tanong ni Blake sa kanya. Dahilan upang sumugat sa labi ni Eliana ang isang ngiti na ikinaiwas naman ang tingin ni Blake. Bilisan mong mag-ayos at paglutuan mo ako ng hapunan. Aniya bago siya nagdesisyong maglakad palabas ng kwarto ni Eliana. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang magtago ng ngiti bago siya nagdesisyong ayusin muna ang mga gamit niya sa walk-in closet na yon nang tumatawa. In fairness, kumpleto sa gamit. Komento pa niya bago siya nagdesisyong magpatuloy sa gagawin niya. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Blake kung hindi ang mangiti na lang. Sa katunayan nga, ngayon na lang siya ngumiti. Maraming trabahong nakabinbin sa opisina niya at ang ilan doon ay problema sa mga kalaban nila sa negosyo. Idagdag pa ang paulit-ulit na panggugulo sa kanya ni Caitlin, kaya naman hindi niya na maitangging sirang-sira na ang buong linggo niya. Nagbago lang naman ang lahat simula nang dumating sa bahay niya sa Eliana. Naaminin niya man o sa hindi ay gumagaan talaga ang loob niya sa tuwing kasama niyang babaeng yon. Pero na lang siguro kapag... Ano to, uling? Singhal niya ng ilapag ni Senny, isa sa mga kasambahay niya, ang plato na naglalaman ng mga hotdog at itlog na animong napabayaan sa kusina. Walang ibang nagawa ang kasambahay niya kung hindi mapangiwi na lang. Sinundan niya ng tingin si Blake kaya naman gustuhin niya mang magsinungaling dito ay hindi niya rin naman magawa dahil sa mga titig ni Blake sa kanya. Marahil ay sabihin niya na lang totoo dahil mukha namang wala na rin naman siya magagawa pa kung maglihiman siya o ano. Ano nangyari dito? Dagdag pa ni Blake na hindi ito sumagot sa katanungan niya. Nagsasayang ba kayo ng pagkain? Sir, hindi naman po kasi talaga akong may luto niyan. Sagot ni Senny sa kanya na ikinakunot ng noon niya. Ang totoo po kasi niyan. Good morning, sir. Agad na nangunot ang noon ni Blake nang sandaling marinig niya ang boses na yon. Nang makita niya si Eliana na natatawa-tawang naglalakad patungo sa kanya, doon niya napagtantong baka nga itong may kagagawan sa sunog ng mga itlog. At anong good sa morning? Tanong ni Blake bago niya dinuro ang itlog na animong hindi na makikilalang pagkakakilanlan ng dahil sa labis na pagkasunog. Itlog pa bang matatawag yan? Alam mo ba kung paano magluto ng itlog? At bakit mo sinunog to? Hindi mo ba alam kung paano magluto nito? Mag-serve nga ng pagkain sa restaurant, hindi ko magawa ng tama. Magluto pa kaya? Mapanukso niyang saad. Dahilan upang mapahinga na lang ng malalim si Blake sa kinauupuan niya
bago niya sinapo ang mukha nang dahil sa labis na iritasyon sa dalaga. At isa pa, kainin mo yan. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Alam ko kasing bugnot ng bugnot ka na sa buhay mo. Pagkatapos, dinagdagan mo pa. Singhal ni Blake na ikinatawa niya na lang. Kung hindi ka pala marunong magluto, bakit sumubok ka pa? Maraming taong nagugutom sa mundo, Eliana. Hindi ka malang ba naaawa sa pagkain? Bakit? Kapag po ba inalagaan kong itlog na yan, mabubusog ba sila? Tanong niya, dahil ano pang mapangiwi na lang ang kasambahay na nakikinig sa pagtatalo na lang dalawa. At saka naiintindihan mo ba yung sinasabi ko kanina? Ang sabi ko, para sa'yo yan kaya ako niluto, okay? Whether it's raw or overcooked, dapat lang nakainin mo yan. Aniya bago matamis ng umiti sa binata na inismiran na lang na to. Hindi kalaunan ay dinampot niya ang platong yon bago niya inaabot sa kasambahay na tinanggap naman ito. Bagyang naglaho ang ngiti sa labi ni Eliana nang dahil sa ginawa ni Blake, ngunit hindi na rin naman siya naglakas pa ng loob na kwestiyonin ang ginawa ng binata sa mismong harapan niya. Ipagluto mo ako ng bago, yun nakakain. Bili nito sa kasambahay na mabilis itong tinanguan bago lumingon kay Eliana na ngayon ay naniningkit ng mga matang nakalingon sa kanya. At ikaw naman, umupo ka. Baka kung ano pang masunog mo kung hahayaan ka pa nila sa kusina. Bakit ba takot na takot ka? Umupo ka na lang. Giit pa nito. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang magkibit na lang ng balikat bago siya nagdesisyong sundin ang utos ni Blake sa kanya. Hindi kalaunan ay muling bumalik ang mga kasambahay na inutusan ni Blake dala ang mga pagkaing iniutos niya rito kanina. Hindi na rin naman nakipagtalo pa sa Eliana nang sandaling utusan siya ni Blake na kumain kasabay niya sa agahang yon. Gusto mo talaga nakakasalo ko, no? Mapanuya niyang sambit dahil ano pang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Blake. Huwag kang mag-alala. Dahil bukas na bukas, lugaw naman ang iluluto ko para sa'yo. Utang na loob, Eliana. Manatili ka na lang sa isang lugar. Pakiusap ni Blake sa kanya na marahan niyang tinawanan. Baka kung ano pang madisgrasya mo kapag hinayaan ka pa nila. Nagpa-practice lang ako. Hindi lugar para pagpraktisan ng bahay ko, Eliana. Asik ni Blake na hindi kalaunan ay ikinangiwi niya na lang. Wala ka bang kusina sa bahay niyo? Ni hindi ka malang ba tinuruan ng mga magulang mo na magluto kahit sa simpleng itlog lang? Paano ka lumaki nang wala kang alam sa kusina? May alam naman ako, Blake. Alin? Ang manunog ng pagkain. Singhal pa nito, nalihim niya na lang na inismiran. Kung gusto mo, pwede kitang turuan. Dito na unti-unting bumaling ng tingin sa kanya sa Eliana. Tila ba milagro para sa kanyang sinabi ng binata base sa narinig niya rito at sa naging reaksyon niya sa sinabi nito. Nang magangat ang tingin sa kanya si Blake, dahan-dahan ang umangat ang kilay niya. Kaya naman walang iba nagawa sa Eliana kung hindi ang matawa na lang sa sarili niya. Ikaw? Tuturuan mo ako? Natatawa niyang tanong, nalihim naman itong inismeran. Bakit? Nilalagnat ka ba? Sinubukang tumayo na Eliana mula sa pagkakaupo niya upang haplosin ang noo ni Blake. Wala namang ibang nagawa si Blake kung hindi ang umiwas sa mga kamay nito at napansin niya ni Eliana, kaya naman bahagya na lang siyang natawa sa inasal nito. Huwag kang mag-alala dahil malinis naman ang kamay ko, no? Nabigla lang ako kasi hindi ko inaasahang papasok sa isip mo yon. Pangaasar ni Eliana sa kanya na hindi niya naman kinibo. Ang akala ko ba'y marami kang trabaho? At saka hindi ba sinabi mo rin sa akin na wala kang ka-interes sa akin para pag-aksayahan mo ng oras? Anong nangyari sa opinion mo? Nalusaw ba ng dahil sa niluto ko? Hindi mo naman kinain yung niluto ko, ah. First of all, totoo na wala talagang ka-interes sa'yo, Eliana. Anito na ikinasimangot niya na lang. Pangalawa, oo, marami akong projects at inaasikaso sa opisina. Pangatlo, hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. So, paano mong sinasabing importante ako? Ganon? Naningkit ng bahagya ang noon ni Blake bago siya umiling sa sinabi ni Eliana. Ayoko lang na magkaroon ng problema kapag iniwan kita rito. So, ibig sabihin,
Nag-aalala ka pala para sa akin. Natatawang panghuhuli ni Eliana na mas lalong ikinasimangot ni Blake. Huwag nga ako, Blake. Alam ko na interesado ka sa akin, oy. Wala ka namang kailangang itago dahil halatang halata ka na. Aba, ang lakas naman yata ng apog mo para sabihin yan. Nang dahil sa sinabi ng binata ay bagya na lang nanatawa si Eliana sa sinabi niya bago siya sumandal sa upuan niya at mapaglaro ng pinagmasa ng binata na ngayon ay animong napipiko na sa usapan nilang dalawa. Nagsasabi lang ako ng totoo, okay? Isa yan sa mga bagay kaya walang nagkakagusto sa'yo. Mukha ka lang cold sa umpisa pero... Putol niyang sambit bago siya nakangiting umiling na ikinataas ng kilay ni Blake. Pagkatapos ng sandaling yun na hindi rin naman muling kumibo pa sa Eliana, pakiramdam niya ay nalunod na siya sa maraming isipin na gumugulo ngayon sa isip niya. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Blake kung hindi ang lihim siyang pagmasdan sa kinauupuan niya. Hindi niya maipagkakailang interesado nga siya kay Eliana. Unang kita niya pa lang dito ay hindi niya na maalis ang mata niya sa dalaga. Kaya naman natitiyak niyang kung ano man ang sinabi ni Eliana kanina tungkol sa kanya. Marahil ay tama siya. May nararamdaman nga ba siyang lihim na pagkagusto kay Eliana kahit na may isang linggo pa lang silang magkakasama sa isang lugar? Sa mga lumipas na buwan ay nagpatuloy lamang ang ganoong klase ng relasyon nilang dalawa. Sa katunayan nga ay ang pag-aaway nilang dalawa ni Eliana sa umaga ang kaisa-isang bagay na bumubuo sa araw niya. Medyo sweet na naman ang dalaga kaya naman hindi niya maipagkakailang sa mga sumunod na buwan, mas lalo lang na lumalala ang nararamdaman niya para kay Eliana. Tama nga ba ang bagay na to gayong para sa dalaga ay magkaibigan lang silang dalawa? Normal po ang mga mata ni Sir Blake, ma'am. Natatawang saad ni Senny habang tinutulungan niya si Eliana na mag-ayos ng mga napamili nila sa grocery store kasama si Blake kanina. Bakit niyo po natanong? Gumuso siya ng dahas sa tanong nito. Ni hindi niya ba alam kung pagtatawanan ba talaga siya ng babaeng to sa oras na malaman nito ang tungkol sa mga gumugulo sa isip niya tungkol kay Blake sa mga lumipas na linggo? Wala lang. Aniya, habang patuloy sa pagsasalansa ng mga dilatang hawak niya. Ang akala ko talaga may samaligno yung lalaking yon. Nang dahas sa sinabi niya, hindi nagawang pigilan ni Senny ang tumawa na halos umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kusina. Nang marinig ang tawa nito, hindi rin naman napigilan pa na Eliana ang mapanguso na lang. Oo, at hindi naman siya ignorante tulad ng ibang babae. Pero buong buhay niya, at kahit na ilang beses na siya nagpabalik-balik sa ibang bansa noon, ngayon pala siya nakakakita ng isang matipunong lalaki na may berdeng mga mata at medyo mapulang mga buhok. Kung hindi lang talaga siya matangkad, baka inakala ko nang siya si Ed Sheeran. Dagdag pa niya na mas lalong ikinatawa ni Senny. Natigil naman ang pagtawa nito nang bigla na lamang pumasok sa loob ng kusina si Blake. Dala ang mga kahon ng mga pagkaing pinamili nilang dalawa ni Eliana kanina. What are you laughing at? Tanong ni Blake dahilan upang mapabilis na umayos sa pagkakatayo si Senny at nagpatuloy na nga sa trabaho niya. Pinag-uusapan niyo ba ako? Anong ikaw? Bakit? Si Ed Sheeran ka ba? Tanong ni Eliana bago niya binato kay Blake ang toilet paper na agad naman itong nasambot. Ilagay mo yan sa bathroom nang may maiambag ka naman. Aniya pa na ginawa naman ni Blake. Pagkatapos na lang maisalansan lahat ng mga pinamili nila sa kusina, hindi kalaunan ay tuluyan nang dumiretso si Blake sa kitchen upang maghanda sa pagluluto. Nang dahil sa mga malang magawa sa mga oras na yon, hindi na rin naman nagdalawang isip pa sa Eliana na sumunod sa kanya sa kusina kaya naman bahagyang muling nakaramdam ng ilang si Blake lalo na nang tumabi ito sa counter kung saan siya abalang naghihiwa ng labanos. Anong iluluto mo ngayon? Isn't it obvious? Tanong ni Blake habang nananatili pa rin ang mga mata niya sa pagbabalat ng mga gulay na gagamitin niya. Magluluto ako ng sinigang na bangos. Kaya kung pwede lang, lubayan mo ako. Baka may mangyari pang hindi maganda kung mananatili ka pa rito. Wala naman akong ibang gagawing masama, okay? Wala ka ba talagang tiwala sa akin, Blake? Titingin lang ako. Wala sa plano kong tumulong sa'yo, so chill ka lang. Aniya, nasa halip na kibuin ay inismeran na lang ni Blake. Hindi pa man siya nagiinat sa pagkakatayo
ay muli na naman siya nagsalita dahilan upang mawala sa hinihiwang mga gulay ang mga mata ni Blake. Hindi ko alam na sinisigang palang isda. Aniya na nakakuha sa atensyon ng kasama niya. Akala ko talaga hipon at baboy lang ang sinisigang. Isda rin pala. Saan planeta ka ba nang galing at bakit wala kang kaalam-alam sa lahat ng bagay sa mundo, Eliana? Tanong ni Blake sa kanya na marahan niya na lang na tinawanan. Malamang sinisigang ang isda. Lahat ng karneng mabibili ngayon sa palengke, niluluto't sinisigang. Never pa kasi ako nag-try ng ganyan, so... Bakit? Seryosong tanong ni Blake sa kanya bago niya hiniwang labanos na hawak niya. Mayaman ka ba para hindi malaman ang tungkol sa bagay na yon? Bakit? Natatawang tanong ni Eliana dahilan upang muli siyang bumaling sa dalaga. Mukha ba ako mayaman para sa'yo? Sa halip na kumiboy na natili lang ang titig sa kanya ni Blake, kaya naman hindi na rin naman nagtaka pa sa Eliana ng sandaling makaramdam siya ng pagkailang sa mga titig sa kanya ng binata. Hindi kalaunan ay unti-unti nang nagbaba ng tingin si Blake sa hinihiwa niya, kaya naman doon lang siya nakahinga ng maluwag. Lahat halos ng mga kasambahay ko tingin sa iyo mayaman. Lahat halos ng gawaing bahay na pwede na lang ipagawa sa iyo, hindi mo magawa ng maayos. Ultimong paglalabas sa washing machine at paghuhugas ng plato, hindi mo magawa ng maayos. Bukod pa ron, hindi kilos ng isang mahirap na dalaga ang kilos mo. Para kang lumaki sa ibang bansa base sa kilos at pananalita mo. Hindi nga sila naniniwala sa akin nung sinabi kong nakita kitang nagtatrabaho bilang servidora sa isang kainan. Mahaba niyang sambit dahilan upang bumaling ng tingin sa kanya sa Eliana. Yung totoo, mayaman ka ba talaga o sadyang nagpapanggap ka lang? Bakit naman ako magpapanggap? Natatawa niyang tanong na hindi namang kinibu ni Blake. Hindi ka ba kumbinsido sa lahat ng mga ipinapakita ko sa'yo? Tanong niya sa binata. Bahagyang tumigil si Blake sa paghiwa ng labanos, kaya naman mas lalo lang umukit ang ngiti sa labi ni Eliana. Abutan mo nga ako ng tissue paper dyan. Utos niya kay Eliana na ikinakunot ang noon ito. Dalian mo! Bakit? Sumunod ka na lang! Bakit nga? Tanong ni Eliana. Dahilan upang galit na bumaling ng tingin sa kanya si Blake. Ginagamit lang ang tissue paper kapag magpapaputo ka. Magpapaputo ka ba? What the hell are you talking about? Galit na sambit ni Blake na animong nalilito pa sa sinasabi niya. Nang hindi na kumilos si Eliana ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang hablutin ang rolyo ng tissue paper na nasa gilid ng dalaga. Mabilis na napasandal si Eliana sa countertop habang nasa harapan niya si Blake at seryosong pinupunasan ang dugo na nasa daliri niya. Nang makita iyon na hindi na nagawang pigilan ni Eliana ang sarili niya. Mabilis siyang nakaramdam ng panghihina at panginginig. Sa kabutihang palad, ay napansin naman ni Blake ang reaksyon niya, kaya naman mabilis niyang naisandal sa countertop ang dalaga nang mistula itong mabuwal sa harap niya kanina. Eliana, are you okay? Tanong ni Blake bago nawala ang pagkakunot sa noon niya. Natitiyak niya ang bahagyang nakaramdam ng panghihina sa Eliana, kaya naman ginawa niya ang lahat na makakaya niya para lang masuportahan mula sa pagkakatayo ang dalaga. Napansin din niya nang dahil sa dugo ay nagbagong itsura at reaksyon na Eliana, kaya naman sa halip na ipakita ito sa dalaga ay tinago niya na lang ito sa gilid niya. May trauma ka sa dugo. Marahang sambit ni Blake sa gilid ng tenga niya na bahagya niyang ikinatigil. Okay lang yan, malalagpasan mo rin yan. Lahat ng tao may phobia sa mga bagay-bagay. Nagkataon lang talaga na hindi ko alam na magiging ganito ang reaksyon mo. Eh di sana pala hindi ko na ipinakita sa'yo. Okay lang Blake, hindi naman maiiwasan ng tungkol sa bagay na yan. Natatawa niyang sambit bago tumingala sa binata na ngayon ay bumaling na ng tingin sa kanya. Siguro ipapahinga ko na lang to. Baka kulang din ako sa tulog kaya... Bago pa man magawang tapusin ni Eliana ang sasabihin niya, marahan ang hinawakan ni Blake ang mukha niya para siilin ang isang malalim na halik na bahagya pang ikinalaki ng mga mata niya. Nung una ay wala pa siyang ibang nagawa kung hindi ang kumapit sa mga braso nito upang pigilan sana ang bigla ang pagkilos ni Blake sa harap niya.
Ngunit nang hindi niya na napigilan ang sarili niya, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang mga halik nito sa kanya at tugunan na rin ito na ikinangiti naman ni Blake hindi kalaunan. Yung pintuan, Blake. Aniya sa binata nang bumaba ang halik nito sa leeg niya. Nakalimutan mong isarado yung pintuan. Huwag kang mag-alala dahil wala namang papasok dyan. Tugon ni Blake sa kanya bago niya hinawakan ang mukha ni Eliana. Na ngayon ay namumungay na ang mga matang tumingala sa kanya. Pinalabas ko silang lahat para masolo kita. Dagdag pa niya. Wala na rin namang ibang nagawa pa sa Eliana kung hindi ang muling pumikit. Lalo na nang muli siyang sinunggaban ni Blake ng isang halik sa lapi. Pababa sa pisngi. Hanggang sa tuluyan na nga itong naihubad ang dress na suot niya ng araw ring iyon. Ouch! Daing ni Blake nang sandaling mailapat na ni Eliana sa sugat niya ang band-aid na hinanda nito para sa sugat niya. Hindi ba talaga uso sa'yo magdahan-dahan? Bakit? Ikaw ba nagdahan-dahan ka kanina? Singal ni Eliana na bahagyang ikinatawa ni Blake, lalo na nang namula ng bahagya ang mukha ng dalagang kaharap niya. Kung wala lang talaga tayo sa sitwasyon yun, baka nasipa na kita. I'm sorry. Wala naman talaga sa loob ko ang saktan ka, Eliana. Saad nito bago siya nito hinatak palapit sa kanya upang magawaran ng isang yakap na bahagya niyang ikinanguso. Sa susunod, magdadahan-dahan na talaga ako. Wala nang susunod dahil yun na rin ang huli, Blake. Singhal na Eliana sa kanya na ikinatawa niya na lang at hindi na muling kinibo. Lahat halos ng mga kasambahay na kasama niya sa bahay na yon ay nagulat ng sandaling magbagong pakikitungo sa kanya ni Blake sa mga sumunod na araw. Kung dati-rati ay madalas nilang singhala ng isa't isa, isang matamis na ngiti na ngayon ang iginagawad nila sa isa't isa sa tuwing makakasalubong nilang isa't isa sa koridor o hindi naman kaya sa kusina kung saan nangyari ang namagitan sa kanilang dalawa. Alam mo, kung hindi ka lang talaga kasambahay sa bahay na to, baka nga inisip ko na nung una pa lang na may something sa inyong dalawa. Saad ni Mildred na ito naman ang makausap niya ng araw na yon. Madalas ko kasi siyang mahuli na nakatitig sa'yo magmula ulo hanggang paa simula nung namasukan ka rito. Alam mo ba yung para bang interesado siya sa lahat ng mga ikinikilos mo? Pakiramdam ko nga sa tuwing makikita ko siya sa ganong ayos para bang gustong-gusto niyong malaman lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Idagdag mo pa na may sarili kang kwarto sa bahay na to. Hindi tulad namin na nagsisiksikan sa maid's room. Kung hindi ka lang talaga nagsusuot ng uniforme ng pangkatulong, nako, baka inakala ko na talagang girlfriend ka niya. Dagdag naman ang isa pa na peke niya na lang nanginitian. Hindi niya alam kung bakit pero ibang nararamdaman niya sa tuwing maririnig niyang tungkol sa mga sinasabi nito sa kanya. May parte sa kanya ang natutuwa dahil aminin niya man o sa hindi, ay maging siya'y natutuwa sa mga bagay na ibinibigay ni Blake sa kanya. Habang ang kalahati naman ay tila ba dismayado dahil pakiramdam niya ay hindi patas ang ginagawa ni Blake para sa kanya at sa mga katulong na kung tutuusin ay matagal niya nang kasama sa bahay na to. Ang ilan sa kanila ay may 10 taon ang nagtatrabaho para sa kanya. Pero ang lahat ng yon, never na nakatanggap ng special treatment tulad ng sa kanya. Sir, magandang umaga po. Bati ng sekretarya niya nang sandaling makapasok ito sa loob ng opisina niya. May bisita po kayo, sir. Sino naman? Bakit ba sa tuwing bumibisita ako sa'yo, palagi ka nalang nagagalit? Ayaw mo na ba kaming makita? Tanong ni Caitlin bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina niya kasama ang isang batang babae. Agad naman na nangunot ang noon ni Blake nang mag-angat siya ng tingin at ang mga mata kaagad ng batang babae na yon ang bumungad sa panangin niya. Ano na, Blake? Natameme ka na ba o hindi mo lang talaga inaasahan ang presensya naming dalawa ng anak mo? Natatawang saad pa ni Caitlin bago niya hinawakan ang kamay ng batang babae na ngayon ay nakangisi ng nakabaling ng tingin kay Blake na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. Ashley, this is your father, Blake. Blake, this is your daughter, Ashley. Daughter? Tanong ni Blake na ani mong hindi mo lang nagulat sa sinabi nito sa kanya. Anong daughter yung sinasabi mo? May anak tayong dalawa? Mukha ba ako nagbibiro? Natatawang tanong ni Caitlin bago siya tumikim at agad na nilapag sa mesa ni Blake ang isang DNA result na mabilis naman itong dinampot at pinagbastan.
Even before tayo maghiwalay, buntis na ako sa kanya. Ilang beses na rin akong kumuha ng pagkakataon para lang mabanggit sa'yo ang tungkol sa kanya. Pero panay ka lang sa pagtanggi sa akin. Gusto ko lang naman ang oras mo, Blake. At kung hindi mo nagawa iyon, tingin ko, ibigay mo na lang sa anak nating dalawa lahat ng naging pagkukulang mo bilang ama niya. Agad na namilog ang mga mata ni Blake nang makita niyang positive nga ang result ng DNA test na isinumite ni Caitlin sa kanya. Napansin ni Caitlin ang pagkagimbal ni Blake sa nakita niya, kaya naman hindi niya na rin nagawang itago ang ngiting naglalaro sa isip niya nang bumaling siya ng tingin dito. Imposible nga ako ang ama ng batang yan, Caitlin. Imposible. Kung gusto mong magpa-DNA test ulit kahit na nakaharap ka pa, pwede naman kitang pagbigyan, Blake. Pero sa ngayon, kailangan ko muna ng suporta mo sa pagpapalaki kay Ashley. Saad pa nito? Nang mga oras na yon ay wala nang ibang nagawa pa si Blake nang sandaling makiusap si Caitlin sa kanya, napansamantala na nga munang patarahin ang batang yon sa mansyon niya. Kahit nalabag sa kanya ang kagustuhan ni Caitlin, ay wala naman siyang ibang magawa dahil aminin niya man o sa hindi, naririto na siya at ang batang iniwan ni Caitlin sa pangangalaga niya. Ano na lang mararamdaman ni Eliana sa oras na malaman nitong may anak silang dalawa ng ex-girlfriend niya na iuuwi niya roon sa mansyon para alagaan ang mga kasambahay niya. Nako, Eliana, ang kabilin-bilina ni Sir Blake, huwag kayong hahayaang mga likot dito sa kusina. Pagiling pa ni Mildred na ikinatawa niya na lang. Kami na naman pong mapupuruhan kapag nakasunog ka na naman ng itlog. Huwag kang mag-alala dahil nag-usap na kaming dalawa, ate. Wala ka nang dapat ipangamba pa. Natatawa niyang saad. Pagkagising niya kanina ay agad na siyang dumiretso sa kusina upang maganda ng almusal. Gusto niya sanang isurpresa si Blake pero siya yata ang nasurpresa dahil eksaktong pagkalabas niya ng kusina ay siya namang pagbungad sa kanya ng isang batang babae na ngayon ay kunot noong nakamasid sa kanya. Napansin ni Mildred ang pagkabigla niya kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na ipakilala ang bata sa dalaga na ngayon ay animong nagugulat pa sa presensya nito sa harapan niya. Hindi ko alam na may anak ka na, Ate Mildred. Mukha bang kamukha akong batang yan? Angil nito na hindi naman ikinabago ng itsura ni Eliana. Siya nga pala si Ashley, anak ng ex-girlfriend ni Sir Blake. Hindi ko nga alam kung anong usapan nila ni Ma'am Caitlin pero ang pagkakaalam ko, dito raw muna mananatili ang anak nilang dalawa. May anak na siya? Gulat na tanong ni Eliana. Dahilan upang bumaling siya ng tingin sa bata ngayon ay animong suplada na nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakakaamoy siya ng isang hindi magandang pangitain ngayong naririto ang anak ng boss niya. Wala namang ibang nabanggit sa kanya si Blake na may anak na siya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kaunting inis at takot para sa sarili niya. May minsan pang pumasok sa isip niya na pinagsisisihan ang biglaan niyang pagdedesisyon sa pagbibigay ng pagkabirhin niya kay Blake dahil nga sa nangyari. Hindi niya naman sukat akalain na may anak na nga ito sa ex-girlfriend niya. Ang buong akala niya talaga. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Saad ni Blake sa kanya na makausap niya ang dalaga. Hindi ko rin naman kasi alam na nabuntis siya sa ginawa namin na. Ang buong akala ko talaga ay safe siya dahil yun ang sinabi niya sa akin nung una. Niminsan na hindi niya naman nabanggit sa akin na nabuntis ko siya. Niwala nga siya nung mga panahong hinahanap ko siya. Nagulat na lang ako na nakipaghiwalay na siya sa akin. Pagkatapos ng halos 5 taon, nandito na naman siya para guluhin ang buhay ko. Walang ibang nagawa sa Eliana sa pwesto niya kung hindi ang tahimik na lang na tumitig sa kawalan habang pinakikinggan si Blake. Simula nang dumating dito sa bahay na to ang batang yon, tila ba nagsimulang naging miserable ang buhay niya. Kahit na 4 na taong gulang pa lang siya, hindi niya maipagkakailang sobrang kulit ng batang yon. Hindi niya naman alam kung anak nga ba talaga ito ni Blake, gayong hindi naman sila magkamukha ni Blake. Natitiyak niya rin na hindi naman ito ganito ang ugali ni Blake, gayong oo, may mga pagkakataong suplado siya. Pero hindi naman ganito katindi tulad ng batang nasa harapan niya. Hindi ko gusto to! Sigaw nito, bago ibinato sa paa niya ang gatas na nasa bote na halos ikatalon pa ni Eliana sa sakit. You're not my mom! I don't like you! Sigaw nito sa kanya,
bago siya nagdesisyong tumakbo palayo. Wala ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang mapapikit na lang ng dahil sa labis na Ines bago niya nilingon ang daan kung saan tumakbo palayo ang batang yon. Sino ba nagsabi sa iyong gusto kitang maging anak? Angil niya sa sarili bago niya hinaplos ang paa niya kung saan tumama ang boteng ibinato sa kanya ng batang yon. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ibang ginagawa ang batang yon kung hindi ang saktan siya at gumawa ng mga bagay na ikakasakit niya. May mga dumating pa nga sa puntong nagkakaroon ng pasang mga braso niya sa bawat paghampas nito sa balikat niya, kaya naman minsan ay hindi niya rin napipigilang sigawan ito pabalik dahilan upang iiyak-iyak itong nagsusumbong kay Blake. Hindi mo naman kailangang pagtaasan ng boses yung bata. At kasalanan ko pa talaga ngayon? Galit niyang tugon kay Blake na ikinahinga na lang nito ng malalim. Alam mo ba kung anong ginawa ng anak mo sa akin? Kung hindi pa man nakita ni Senny, ay di sana na ako matus na ako ngayon. Daddy, hindi ko ginawa yun ha. Pagsusumbong nito bago umiyak at lihim na bumaling ng matilim na titig kay Eliana, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang sa sinasabi nito. Naaway niya ako. Hindi kita aawayin kung hindi ka nagpapaka-impakta. Eliana, stop it! Singhal ni Blake na animong naalibadbara na sa pagtatalo nilang dalawa. For once, pwede bang huwag mo namang patulan yung bata? You're too old for that. Please, mag-mature ka naman. Nasa tamang edad ka na, oh. Huh, wow. Natatawang usal ni Eliana bago siya bumaling sa dalawa, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig pabalik sa kanya. Okay, fine. Hindi na ako magsasalita. Kapag ikaw ang sinaktan niya, tatawanan talaga kita. Dagdag pa ni Eliana na animong sisinghal pa siya bago umismid at umalis sa lugar na yon. Nang gabi ring yon ay hindi rin naman nagtagal pa ang pagtatalo nilang dalawa ni Blake dahil si Blake na rin mismo ang nagkusang magtungo sa kwarto niya upang humingi ng tawad at habaan pa ang PC niya para sa bata. Nasasaktan lang kasi ako. Para bang nabubulag ka na sa mga sumbong ng batang yon, Blake. Aniya dahilan upang yakapin siya ng mahigpit ng lalaking katabi niya sa kama. Wala ka na rin nagiging oras para sa akin. Hindi tulad ng dati. Alam mo ba na namimiss ko rin yung mga panahong yon? Noong mga panahong ako pa rin ng mundo mo. Ikaw pa rin naman ang mundo ko ah. I'm sorry kung nawawala na ako ng oras para sa'yo, Eliana. Sadyang busy lang ako sa trabaho and at the same time, may inaasikaso lang akong investigasyon, kaya ganon. Dagdag pa ni Blake. Dahilan upang tumalikod sa kanya si Eliana at bumaling ng kuryosong tingin sa kanya na malungkot niya namang initian bago muling nagpaliwanag sa dalaga. May inaasikaso lang ako. Hayaan mo. Kapag natapos lang tungkol sa investigasyon yon, dadalhin kita sa ibang bansa para sa isang bakasyon. Tungkol saan naman ang investigasyong tinutukoy mo? Tanong ni Eliana na tuluyang binaliwala ang pangako niya. Tungkol ba yan sa anak mo? No? Aniya, bahagyang natawa at hinalikan sa noo ang dalaga na hindi naman ito ikinangiti. May pinapaimbestigahan lang ako sa isa sa mga tauhan ko sa kumpanya. Bumuntong hininga siya para ipakita sa dalaga kung paano siyang nadismaya sa nalaman niya sa trabaho kanina. May nakapasok na spy sa kumpanya ko. At hindi ko alam kung isa nga ba talaga sa mga empleyado ko ang taong yan. Hindi ko rin alam kung meron din ba rito sa bahay. Sobrang hirap na talaga magtiwala ngayon, Eliana. Hindi ko alam kung sino nga ba talaga ang lihim na gumagago sa akin. Dagdag pa niya na ikinanguso na lang na Eliana. Gustuhin niya mang tulungan si Blake ay hindi niya rin naman magawa dahil wala siyang alam sa mga ganoong klase ng bagay at problema. Ano ba namang alam niya sa mundo, hindi ba? Oh, Eliana, buti naririto ka. Saad ni Senny bago siya napahinga ng malalim at agad na ibinigay kay Eliana ang isang tray na naglalaman dalawang baso ng apple juice. Naririyan si Ma'am Caitlin sa poolside kasama si Ashley. Nagre-request kasi sila ng apple juice kaya heto. Hindi ko rin naman sila maasikaso ngayon dahil nga sa may inaasikaso rin ako sa laundry room. Eh, makikiusap sana ako sa'yo na kung pwede bang ikaw na lang umasikaso sa kanila since mukhang maluwag naman ang oras mo ngayon. Walang ibang nagawa si Eliana kung hindi ang peke na lang na ngumiti
Bago niya tinanggap ang tray kay Senny na ikinahinga na lang nito ng malalim. Hindi na rin siya nito hinayaan pang makasagot dahil nang maibigay sa dalaga ang tray na naglalaman ng ni-request ng mag-ina sa poolside, dali-dali na itong umalis at nagtatatakbo na pabalik sa loob ng bulwagan. Sa totoo lang ay wala naman talaga sa balak na Eliana ang magpakakatulong sa mag-inang yon. Ilang beses niya nang nakita ang mga photo album ni Blake na nakakalat sa kwarto niya ang litrato ng ex niya. Kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang makita niyang pamilyar na mukhang iyon na ngayon ay nakaupo na sa bakanteng sun lounger katabi ng suplada nitong anak. Heto na po yung apple juice, aniya sa maliit na boses. Dahilan upang matigilan ng dalawa sa kilitian ang naramdaman nilang pagdating ni Eliana sa gilid nila. Tahimik lang na nilalagay ni Eliana ang mga basong iyon sa babasaging lamiseta na naroroon. Natigil lamang siya sa ginagawa niya nang sandaling damputin ni Ashley ang isang baso at agad na ibinato sa mismong pool dahilan upang bahagya pang manlaki ang mga mata niya sa gulat. What the? May reklamo ka ba? Tanong ng babae na nasisiguran niyang si Caitlin bago nito tinanggal ang shades na suot niya ng mga oras na yon. Ang seryosong mga mata agad nito ang sumalubong sa kanya nang bumaling siya ng tingin dito. Ikaw siguro yung... Putol nitong sambit kasabay ng pagtitig sa kanya magmula ulo hanggang paa. Ikaw siguro yung babaeng kinahuhumalingan ni Blake ngayon, ano? Ano na nga ulit ang pangalan mo? Emilia? Eliana? Same way, pang matanda pa rin. Pangiinsulto niya na ikinataas ang kilay ni Eliana habang nakatitig sa kanya. Sa halip na makipagsagutan ng malalim na titig kay Eliana, walang ibang nagawa si Caitlin kung hindi ang pasimpleng naghikab at humiga sa sun lounger na kinauupuan niya. Si Ashley naman sa kabilang banday, animong tuod na nakabaling ng tingin sa kanilang dalawa. Sa halip na balingan ng tingin ng batang yon, nagdesisyon na lang si Eliana na ituon ang buo niyang atensyon sa babae ngayon ay nakahiga na rin sa sun lounger na kinasasadlakan niya. Marunong ka naman sigurong magbilang, Eliana, hindi ba? Dalawa kami rito ng anak ko. At isa na lang ang baso ng apple juice na naririyan sa lamiseta. Gusto kong gumawa ka ulit ng bago ka bumalik dito. Utos nito sa kanya bago ngumisi na ikinatiim ng bagang ni Eliana nang dahil sa labis na pagpipigil. Pakibilisan please. Ang mga katulad mo nagtatrabaho bilang katulong, dapat mabibilis at hindi pakupad-kupad dahil binabayaran kayo ng tama rito. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang sumunod sa pakiusap niya. Kahit napanay si Ashley sa pagbubugaw sa kanya palayo, hindi niya napinansin pa ang batang yon at sa halip na magpadala sa batang yon, mas pinili niya na lang na manahimik. Ang buong akala niya ay magiging tahimik na ang buhay niya sa mansyong yon. Ngunit mukhang tila ba nagkamali siya dahil sa bawat araw na lumipas, ni hindi malang tumitigil ang mag-ina sa pambabwisit at pagsira sa araw niya. May minsan niya na rin piniling sumuko, ngunit tila ba ginagawa talaga ng mag-ina ang lahat ng makakaya nilang gawin para lang bisitin at inisin si Eliana. Mommy! Agad na napabaling ng tingin si Caitlin nang sandaling marinig niya si Ashley na umiiyak na nagtungo sa direksyon niya. Halos mabuwal nga silang dalawa nang sandaling sumugod ito ng yakap sa kanya na ikinalaki naman ang mga mata niya sa pag-aalala. Ashley, sandali lang! Tawag na Eliana sa kanya mula sa malayo. Nang dahil sa presensya ni Eliana ng sandaling yon, tila ba mas lalo lang nagdilim ang paningin ni Caitlin para sa kanya. Hawak niya ang sirang laruan ng anak niya kaya naman natitiyak niyang iyon ang dahilan sa kung bakit umiiyak ngayon ang anak niya. Mommy, she broke my toy! Sumbong nito sa kanya kasabay ng pagikpi, dahilan upang lihim na lang na matawa sa Eliana nang dahil sa labis na iritasyon sa kanilang dalawa ng mga oras na yon. Sinira niyang toy ko, Mommy! Sinira niyang toy ko! Mom, hindi ko naman... Bago pa man magawang tapusin ni Eliana ang paliwanag niya, mabilis na siyang sinampal ni Caitlin. Dahilan upang bahagya pang mabingi ang kaliwa niyang tenga sa lakas ng ginawa nitong pananampal sa kanya. Nang bumaling siya ng tingin dito ay hindi na rin naman siya nagtaka pa nang makitang galit na itong nakatitig sa kanya ngayon. Mainit bang dugo mo sa anak ko dahil anak namin siyang dalawa ng boyfriend mo? Are you jealous? Pinagsisilosan mo ba talaga ang bata? Galit nitong sambit. Hindi niya pa rin napigilan pa ang sarili niya na matawa nang dahil sa sinabi nito, kaya naman bahagya pang umarko ang kilay ni Caitlin nang dahil sa ginawa niya.
Wala ka ron ng sinadya kung patirikan ang anak mo. Pinersa niyang ibigay sa akin ang sira niyang laruan. Kaya ano bang sinasabi mo? Singhal ni Eliana sa kanya na bahagyang ikinaangat ng labi ni Caitlin. Wala ka ron kaya huwag kang mambintang kaagad. Hindi lahat ng nakikita mo totoo. So, are you saying na sinungaling ang anak ko? Hindi ba halata? Aniya na ikinatiim naman ang bagang ni Caitlin habang nakatitig sa kanya. E may sa demonyita yung anak mo, katulad mo. Ang akala mo ba hindi ko malalaman na plinano niyo yung lahat ng yon? E baka nga ginagawa niyo yung lahat ng yon dahil nagsiselos kayong dalawa sa akin. At ano namang kailangan namin ikaselos sa'yo? Ang pagiging kasambahay mo sa bahay ng dati kong nobyo? Natatawang tanong ni Caitlin na may halong insulto na ikinatiim ng bagang niya sa labis sa pagpipigil. Walang maiingit sa'yo kung ganyang buhay lang meron ka. At wala kaming dapat na ikiingit sa buhay dagang meron ka. Nang dahil sa sinabi ni Caitlin, hindi na rin naman nagawa pang pigilan ni Eliana ang sarili niya. Mabilis niyang sinabunutan sa buhok si Caitlin dahilan upang gumanti ito hanggang sa napambuno sila sa lugar na yon. Walang iba nagawa si Ashley kung hindi ang sumigaw, kaya naman iyon ang naging dahilan kung bakit mabilis na pumagit na ang mga katulong na nakakita sa pag-aaway nilang dalawa. Bagya ng kumalma si Eliana nang humarap siya kay Caitlin, habang si Caitlin naman ay animong mga ngain ng buhay sa itsura nito ngayon sa harapan niya. Walang maiinggit sa iyong pokpok ka! Mas pokpok ka! Galit na sigaw ni Eliana sa kanya. Dahilan upang muling sumugod si Caitlin sa kanya na sa kabutihang palad ay nagawa namang pigilan ng mga tauhan ni Blake. Hindi kalaunan na nakarating kay Blake ang tungkol sa away nilang yon. Kaya naman bago pa man may mangyaring hindi maganda, tuluyan na rin binawala ni Blake si Caitlin sa lugar na iyon. Hindi rin naman sumusunod si Caitlin sa kasunduan nilang dalawa. Kaya naman wala na rin siyang nagawa pa sa tuwing biglaan na lang kung bisitahin ni Caitlin ang anak nilang dalawa sa bahay niya. I promise, hindi na ako gagawa ng mga bagay na pwede mong ikagalit, Blake. I swear! Aniya bago niya hinawakan ang kamay ni Blake na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiwas sa kanya. Please, kahit na ngayong araw lang. Promise, wala akong ibang gagawin sa girlfriend mo. I swear! Dagdag pa niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin pumayag si Blake habang si Eliana naman ay animong walang pagpipilian kung hindi ang makisama na lang. Sa kabutihang palad ay wala namang ibang ginawa si Caitlin sa mga sumunod na oras. Kaya naman kahit napapaano ay nakahinga na rin naman siya ng maliwag. Blake, we need to talk. Saad ni Caitlin ang sinadya ng bumisita sa opisina ni Blake kinabukasan. This is about your girlfriend. Please lang, Caitlin. Marami akong iniintindi ngayon. This is about the spy, Blake. Wala ka man lang bang interes kahit na ngayon lang? Singhal ni Caitlin, dahilan upang bahagyang matigilan si Blake sa sinabi niya. Habang nag-roam ako sa poolside yesterday, nakita ko si Eliana na may kausap. Wala siyang hawak na cellphone pero may earpiece siyang suot kahapon. May kausap siya. Hindi ko man narinig kung anong pinag-uusapan nila but I'm pretty sure na may kausap siya kahapon. Dagdag pa ni Caitlin bago siya umupo sa mismong harap ng mesa ni Blake dahilan upang ang kunot-noo siyang bumaling ng tingin dito. Blake, what if yung taong matagal mong hinahanap na umaaligid sa negosyo niyo at nagmamanman ay nasa bahay mo na pala? Hindi ka ba nagtataka, Blake? Simula nang dumating si Eliana, doon na para mang tuluyan ang bumagsak ang negosyo mo. E paano kung sinadya niya palang talagang lumapit sa'yo para magmanman? E hindi magagawa ni Eliana yon sa akin. Paano mo naman nasabing hindi niya magagawa kung nagawa niya na nga? Angil ni Caitlin bago niya kinuha sa bag niya ang barel na nakabalot sa tela. Kahapon lang ay sinadya niya talagang linlangin si Eliana. At nang sa ganon ay tuluyan siya makapasok sa kwarto nito at maghalughog sa mga gamit nito sa mga drawer na naroon. Gusto niya ngang makaramdam ng gulat at pagkabigla nang makita niyang mamahalin halos lahat ng gamit at mga bag na makikita sa kwarto nito. Marahil ay hindi yon napansin ni Blake dahil wala naman siyang interes sa mga ganoong bagay. Pero dahil nga sa pamilyar si Caitlin sa mga designer clothes at bag na pagmamay-ari nito, natitiyak niyang hindi basta-basta ang babaeng pinapasok ni Blake sa pamamahay niya. Nang makita niyang barel, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na damputin ito at ibalot sa tela upang dalhin sa opisina ni Blake at pagmastan.
Tulad ng inaasahan niya, gulat din ang rumihistro sa mukha ni Blake nang makita ang baril na yon. Ngunit ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang tanggalin ang reaksyon na iyon sa mukha niya, lalong-lalo na na naririto si Caitlin sa harapan niya at nakamased sa lahat ng kilos niya ng mga sandaling yon. Blake, listen to me. Huwag kang magpapakabulag sa babaeng yon. She's not worth it. Tandaan mo ang negosyo at pinaghirapan ng mga magulang mo na kasalalay sa desisyon mong to. Dagdag pa ni Caitlin na animong tuluyan ang nilalaso ng utak ng dati niyang nobyo. Eliana is a spy. Tingin mo ba? Bakit siya papasok sa'yo bilang katulong kung wala naman siyang alam sa lahat ng mga bagay? Ang mga katulong mo na rin mismo ang nagsabi sa'kin na hindi marunong sa kahit na anong gawaing bahay ang nobya mo. Ni hindi ka malang ba nagtataka, ha? Let me think about it. Aniya na animong kausap ang sarili bago niya pinalabas si Caitlin ng opisina niya. Eksaktong pagkalabas ni Caitlin sa opisina niya ay siya namang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang mabaling sa ibang atensyon ng dati niyang nobyo at nang sa ganon ay hindi malang ito maamoy ang mga planong nabubuo sa isip niya ng mga oras na yon para lang mapapagsak ang kumpanyang naging kalaban ng negosyo ng mga magulang niya noon paman. Hindi rin magtatagal. Mapapapagsak din ang negosyo ng mga magulang ko ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang mo, Blake. I swear. Aniya sa sarili niya bago siya naglakad paalis sa lugar na yon nang may ngiting nakaukit sa mga labi niya. Naroroon si Caitlin ng sandaling sinugod ni Blake ang kwarto ng Eliana. Wala namang iba nagawa si Eliana kung hindi ang magulat. Lalo na nang makita niya kung paanong ginulo ni Blake ang lahat ng mga gamit niya sa lugar na yon. Halos matigilan din siya ng sandaling ilabas ni Blake ang baril na nakuha ni Caitlin sa drawer niya nung isang araw. Blake, anong? Umamin ka nga sa akin, Eliana. Bakit meron ka ng lahat ng to? Bakit may baril ka ng tulad nito? Tanong ni Blake sa kanya bago siya bumaling ng tingin kay Eliana na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matigilan. Paanong nalaman ni Blake ang tungkol sa bagay na ito? At bakit niya hawak ang baril na iniregalo sa kanya ng daddy niya? Ang baril na iyon ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa daddy niya, kaya naman hindi niya naiwasang maging emosyonal na mas lalong nagpasidhi sa galit ni Blake para sa kanya. Blake, magpaliwanag ka! Sigaw ni Blake sa kanya. Nabahagyan niya pang ikinanginig sa takot. Spy ka ba? Ikaw ba yung lihim na nagmamanman sa negosyo ng pamilya ko? Ginagawa mo ba to dahil sa utos ng iba? Yung totoo, Eliana. Umamin ka. Bakit meron ka ng lahat ng to? Sinadya mo ba talagang maglapit ang landas nating dalawa para lang makagalaw ka ng maayos? Pagkatapos ng lahat ng namagitan sa ating dalawa, ito lang ang isusukli mo sa akin? Dagdag pa ni Blake sa kanya na ikinatikom na lang ng bibig niya sa kawala ng isasagot. Doon ay tila ba bumagsak ang balikat ni Blake sa labis ng dismaya. May luhang dumaloy sa gilid ng mga mata niya, lalo na nang makita niya kung paanong naging emosyonal si Eliana sa harap nilang dalawa ni Caitlin. Sa kabilang banda naman ay walang iba nagawa si Caitlin kung hindi ang lihim na lang na mapangiti sa isip niya. Dahil natitiyak niyang mapapasa kanya rin ang tagumpay sa oras na masira ang dalawa ngayon. Umalis ka na! Saad ni Blake pagkatapos ng ilang sandali. Dahilan upang agad na mag-angat ng tingin sa kanya si Eliana na animong naguguluhan pa sa sinabi niya. Ayoko nang makitang mukha mo na umaaligid sa lugar kung nasan ako, Eliana. Kinamumuhian kita. Nandidiri ako sa'yo. Blake, hindi ba pwedeng hayaan mo muna ako magpaliwanag? Tanong niya bago niya pinunasan ang panibagong luhang dumaloy sa gilid ng mga mata niya. Blake, let me explain, okay? Ipapaliwanag ko sa'yo lahat ng gusto mong malaman. Please, huwag ganito, Blake. Umalis ka na! Sigaw ni Blake sa kanya, na bahagya niya pang ikinatalon sa gulat. Huwag mo na akong hihintayin pang ipakaladkad ka palabas sa mga tauhan ko. Hanggat kaya pa kitang tiisin, umalis ka na. Mangako ka rin sana. Ito na sanang huling pagkakataon na lalapit ka sa akin. Nandidiri ako sa'yo, Eliana. Kinamumuhian kita. Aniya bago niya tinalikuran si Eliana. Walang ibang nagawa sa Eliana kung hindi ang matigilan habang si Caitlin naman ay nangingiting nakatitig sa kanya ngayon habang pinagmamastan siya nitong maging emosyonal sa nangyari sa kanilang dalawa ni Blake ngayon.
Narinig mo ang boyfriend mo, Eliana. Umalis ka na. Sad nito. Dahilan upang lihim niya pang ikuyom ang mga kamao niya sa labis na pagpipigil. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan ko siya. Magiging isang mabuting ama siya kay Ashley. Pangako yan. Dagdag pa niya bago siya nangingiting lumabas ang kwarto at sumunod kay Blake. Hindi alam ni Eliana kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yon. Dahan-dahan siyang napaupo sa kama bago niya kinuha ang pregnancy test na hawak niya magmula pa kanina. Ang buong akala niya ay magiging isang magandang balita na para kay Blake ang pagbubuntis niya sa anak nilang dalawa. Ngunit mukhang nagkamali pala siya sa inakala niya. Ano kayang mararamdaman ni Blake kapag nalaman niyang magkakaanak na silang dalawa? I'm sorry, anak. Patawarin mo si Mama. Ani niya sa sarili bago siya tahimik na lumuha sa kinauupuan niya. Wala siya sa sarili nang tinahak niya ang daan patungo sa terminal kasama ng mga bagahe niya. Mula sa malayo ay nakita siya ng nanay niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Bakas kasi ang tuwa sa pagmumukha nito nang sinalubong niya ng yakap si Eliana na hindi naman ito ginantihan ang dahil sa labis sa panghihina. Natutuwa akong makita kang muli, Eliana, iha. Sad nito bago niya nakangiting hinaplos ang mukha ng dalaga na hindi naman ito kinibo. Anong problema? May problema ba, anak? May masakit ba sa'yo? Mama. Ani sa nanginginig na tono na ikinakunot ng noon ng nanay niya. I'm sorry. Ani bago siya yumakap sa nanay niya ng mahigpit at umiyak sa balikat nito na ikinagulat naman ito. Nang makauwi sila sa mansyon nito ay saka lang niya inamin sa nanay niya ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Noong unay nakaramdam ng tuwa ang nanay niya, ngunit nang inamin ni Eliana sa kanya na aksidente ang nangyari at wala siyang maipapakilalang lalaki sa nanay niya, doon niya lang naramdaman ang pagsisisi sa sistema niya. Kung hindi niya ba itinakwil ang sarili niyang anak, mapapabayaan niya pa rin ba ito? Sa kabilang banda ay masaya naman siya dahil aminin niya man o sa hindi, masaya naman si Eliana sa pagbubuntis niya sa anak niya. Nang dahil din sa nangyari, tuluyan na rin nag-mature si Eliana. Kahit na mahirap para sa kanya, mas ninais niya na lang na magpatuloy sa pag-aaral hanggang sa tuluyan na nga siyang graduate makalipas ang isang taon. Ginawa rin ni Eliana ang lahat ng makakaya niya para lang maibigay sa ngayon ay 3 taong gulang niyang anak na lalaki ang lahat ng mga bagay na gustuhin nito. Bata pa lang ay tinuturuan na ni Eliana ng mabuting asal ang anak niya. Kaya naman hindi niya rin maitatangging nasisiyahan siya sa pagpapalaki rito kahit na aminin niya man o sa hindi. May minsan na rin dumating sa puntong nahihirapan siya sa pagpapalaki rito nang siya lang mag-isa. Hindi tulad niya, sinanay niya ang anak niya na magkaroon ng isang simpleng buhay kahit na kaya niya namang ibigay rito ang lahat. Yun din ang bilin sa kanya ng nanay niya na ginagawa niya naman kaya naman kahit na nahihirapan sa pagpapalaki na mag-isa sa anak niya, mabuti na lang at naroon ang nanay niya para umagapay sa kanya sa pagpapalaki. Dahil nga sa naging magandang buhay niya sa loob ng ilang taong lumipas, tuluyan niya na rin nabaon sa limot ang lahat ng tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ni Blake. May 4 na taon ang nakalilipas. Siya rin ang naging katuwang ng nanay niya sa negosyo nila kaya naman hindi niya maitatangging kahit na papaano ay masasabi niya rin sa sarili niya na sa wakas ay may naitutulong na siya sa business nila ng mga magulang niya. Mommy, do you want this? Tanong ni Kyler nang lumapit ito sa kanya at kaagad na ibinigay sa kanya ang isang bag ng jelly beans na kanina pa nitong pinagkakainteresan. Ah, hindi na anak. Pagtanggi niya habang nagpapahinga sila sa sofa ng condo unit na binili niya. Pasalubong sa'yo yan ni Mama Lola. Kung ibibigay mo sa akin yan, baka magtampo sa'yo ang lola mo. Aniya bago ngumiti. Sa halip na sumagot ay walang iba nagawa si Kyler kung hindi ang tumangot, ngumiti na lang sa kanya. Eksaktong pagbaling ng tingin nito sa bag na hawak niya ay ang pag-flash ng isang report sa TV. Halos mapigilan ni Eliana ang pagbuga niya ng hangin nang makita niyang pamilyar na lalaking iyon kasama ng babaeng ipinalit nito sa kanya noon. Ano pong pakiramdam na matutuloy ng kasal ninyo ngayon? Tanong ng isang reporter sa kanila. Sa halip na makinig ay walang ibang nagawa si Eliana kung hindi ang mapangiti na lang sa sarili. Wala na rin naman siyang nagawa pa para pigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata niya. Kaya naman bago pa iyon mapansin ng anak niya, dali-dali niya na iyong pinunasan. Sa kabilang banda ay napansin niya ni Kyler nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Kaya naman hindi niya naiwasang matawa na lang sa sarili niya.
Mommy, are you alright? Why are you crying? Aniya sa nanginginig na boses bago bahagyang natawa at muling pinunasan ang panibagong luha na dumaloy sa pisngi niya. Napuwing lang si Mommy, anak. Dahil nga sa masyado pang inosente ang anak niya para sa mga ganitong bagay, hindi na rin naman siya nito kunasyon kaya naman wala na siyang iba na gawa pa kung hindi ang ikondisyon ng sarili ng mga oras na yon. Ikakasal na pala silang dalawa ng ex-girlfriend niya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba nagsisisi siya sa kung bakit niya pa ba minahal si Blake. Kung sa bagay, may kailangan pa ba siyang pagsisihan gayong kung hindi naman dahil sa binatang yon, hindi mapupunta sa kanya si Kyler. May dapat nga ba siyang pagsisihan gayong ginusto niya namang may mangyari sa kanila noong mga panahong yon at ginusto niya rin namang magkaroon ng anak kay Blake? Eliana! Gulat na tawag ni Joseph dahilan upang bumaling ng tingin si Eliana dito nang may ngiti sa labi. I'm glad at nakita kita rito. Ang buong akala ko talaga hindi ka dadalo. Pwede ba naman yon? Aniya bago sila magkasabay na natawa. Hinayaan na Eliana si Kyler na sumama sa yaya niya na maglibot sa kabuuan ng event kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong makitang muli si Joseph sa pagtitipon na yon. Nung una'y bahagyang nakaramdam ng gulat si Joseph, lalo na nang inamin ni Eliana sa kanya na nanggaling ang talaga siya sa isang kilala at mayamang pamilya. Nung una'y nagulat siya pero hindi kalaunan ay tuluyan na rin nag-sink in sa kanyang lahat. Iyon ang dahilan sa kung bakit walang karanasan sa pagtatrabaho sa Eliana, kaya naman tila ba ngayon lang din nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang lahat ng mga kilos ng kaibigan niya noon noong mga panahon nagtatrabaho pa ito sa pamilya nila. Hindi kailanman nakalimot si Eliana sa ginawa ng nanay niya at ng kaibigan niya sa kanya noong mga panahong gipit siya, kaya naman naririto sila ngayon. Nalaman din ng nanay niya na ang pamilya ni Joseph ang tumanggap sa kanya sa trabaho niya noon, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na tulungang lumago ang negosyo nila na sa kabutihang palad ay lumago naman sa paglipas ng maraming taon. Isa iyon sa mga regalo nila sa pamilya ni Joseph kaya naman hindi na rin naman nagdalawang isip ang kaibigan niya na tanggapin ang tulong na ibinigay sa kanya ng nanay ni Eliana. Naroroon sila ngayon sa isang gala. Lahat halos sa mga sikat, mapamalaki man o maliit, ay imbitado sa galang yon. Kaya naman hindi rin maitatanggi ni Eliana na marahil ay iyon na lang din ang gawin niyang stepping stone sa pagbuo ng sarili niyang pangalan sa industriyang yon. Kamusta na si Kyler? Baby pa siya nung huli kong nakita ah. Ani ni Joseph na ikinangiti naman na Eliana. Hindi niya pa man nasasagot ang katanungan ng kaibigan niya ay nakarinig na siya ng pagtatalo ng dalawang bata sa hindi kalayuan. Nakita niya ang yaya ni Kyler na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang pigilan ng dalawang bata sa pagtatalo. Sa takot na masaktan ng anak, dali-dali silang nagtungo ni Joseph sa direksyon ng dalawa at agad na pinaglayo ang dalawa. Why are you yelling at my son? Singal niya sa batang babae bago niya nilingon ang batang yon. Doon siya natigilan ng mamukaan niya ang batang yon. Ashley? Tanong niya. Tulad ng nakagawian, naluluha na namang tumakbo patungo kay Caitlin ang anak niya upang magsumbong. Kaya naman walang ibang nagawa si Caitlin kung hindi ang sumugod mula sa direksyon ni Eliana. Tulad ng inaasahan ni Eliana, gulat agad ang reaksyon na mababaka sa mukha ni Caitlin nang magkasalubong ang mata nilang dalawa na Eliana. Eliana? Gulat niyang sambit ng mamukaan niya sa Eliana. Anong ginagawa ng isang katulong na katulad mo sa galang to? Come on, Caitlin. Wala akong planong manggulo sa'yo. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawa si Caitlin kaya naman walang iba nagawa sa Eliana kung hindi mapakunot na lang ng noo bago umismed. Ayaw man ng gulo pero nandito ka. Sinong ginagago mo? Sarili mo? Galit na sambit ni Caitlin bago niya pinagmasdan ng suot na Eliana. At talagang trying hard ka pa kung magbihis ka. Sinong nakuhanan mo ng yaman ngayon? Matandang ulyanin ba? Sa halip na kumibo ay walang iba nagawa sa Eliana sa kanya kung hindi ang umismid. Aalis na sana siya sa direksyon ngayon. Ngunit hindi pa man siya nakakahabang palayo ay nakita niya ng paglapit ni Blake sa direksyon nila. Tulad na nakagawian, gulat ang rumihistro sa mukha nito nang makita siya nito. Mas lalo lang ding nanlaki ang mga mata ni Blake, lalo na nang makita niya ang batang buhat na Eliana ng mga oras na yon.
Bakit kamukhang kamukha niya ito nang maliit pa lamang siya? Eliana? Blake, let's go! Sinubukan ni Kate din na hilahin palayo si Blake, ngunit ginawa naman ni Blake ang lahat ng makakaya niya para lang bawiin ang braso niya mula sa dalaga. Blake, ano ba? What are you doing here? Tanong ni Blake kay Eliana na ikinaiwas na lang nito ng tingin sa kanya. Eliana, hindi ba obvious? Tanong niya na ikinakunot ng noon ito. Nandito kami para umattend ang gala. Para na rin masanay kong anak ko sa mga ganitong klase ng events. Kung wala kang sasabihin, mauuna na kami. Aniya bago siya naglakad palayo. Nanatili lang ang titig ni Blake sa kanya habang siya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang dumiretso sa mga tauhan ng nanay niya. Ihanda niyong kotse, uuwi na kami. Utos niya sa mga ito bago sila isa-isang dumiretso palabas ng lugar na yon. Nang sandaling makarating sila sa parking lot, sakalang bahagyang natigilan si Eliana nang sandaling hinablot ni Blake ang braso niya na ikinatigil niya sa paglalakad. Bumaling silang dalawa ng anak niya kay Blake na ngayon ay seryoso na lang na nakatitig sa kanilang dalawa ngayon ang anak niya. Mommy? Ako bang ama ng batang yan? Prang kanyang tanong. Nang dahil sa sinabi ni Blake ay walang iba nagawa si Eliana kung hindi ang bahagya na lang na matawa dahilan upang agad na kumunot ang noon ni Blake habang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung maiinsulto ba siya sa ginawa ni Eliana o ano. At ano naman pumasok sa isip mo at bakit mo naisip na anak mo rin ang batang dala ko? Tanong ni Eliana sa kanya dahilan upang unti-unting nalaglag ang kamay niyang nakahawak lang sa braso ni Eliana kanina. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kaya kung pwede lang, leave us alone. Aniya bago siya umismed at agad na ngang umalis sa lugar na yon. Alam niyang hindi matatahimik si Blake kaya naman hindi rin naman siya nagtaka pa nang sandaling malaman niyang pinaimbestigahan siya nito mula sa malayo. Alam niya yon dahil may mga tauhan si Blake na umaaligid sa kung nasan man siya kaya naman hindi niya naiwasang mainis na lang. Sa kabilang banda, hindi na nagdalawang isip pa si Blake na paimbestigahan si Eliana at ang batang yon. Halos magsisi at maiyak nga siya nang sabihin sa kanya ng private investigator niya na totoong nanggaling sa mayamang pamilya si Eliana kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang maalala niyang mga designer clothes at mga bags na dinala nito noon sa mansyon niya. Hobby rin ng daddy niya ang pagpa-firing squad kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa sa baril na nakita niya sa bag ng dalaga noon. Kung may pinagsisisihan man siya ngayon, iyon ay hindi niya pagbigay ng pagkakataon kay Eliana na magpaliwanag sa kanya. Masyado siya nagpabulag kay Caitlin, kaya naman ngayong nasa bingit na ng kalabuan ang relasyon nila, lalo na nang mapag-alaman niyang hindi siya ang tunay na ama ni Ashley, doon lang siya nagdesisyong bumalik kay Eliana kahit na paulit-ulit siya nito kung itaboy palayo. Hindi mo kami pwedeng iwanan ng ganito, Blake! Anak mo si Ashley! Paano mo maipapaliwanag ang DNA test na yan? Singhal ni Blake patungkol sa panibagong DNA test na ipinatest niya pagkatapos niyang makumpirma sa doktor na tumingin sa batang babae na hindi sila pareho ng dugo. Nagsisinungaling bang doktor na yan? Hindi ba? Blake, parang awa mo naman oh. Anito bago lumuhod sa kanya na ikinasinghal niya na lang. Please, may sakit si Ashley. Kailangan kanya Blake bilang ama niya. Parang awa mo na. Naluluha pa nito ang dagdag. Sa halip na makinig sa lahat ng pakiusap nito, walang iba nagawa si Blake kung hindi ang tanggalin ang pagkakahawak ni Caitlin sa braso niya na mas lalo lang nitong ikinaiyak. Pasensya ka na, pero kailangan ako ng mag-ina ko. Aniya bago siya nagdesisyong tumalikod kay Caitlin at tuluyan na ngang umalis sa ospital na yon. Pagkatapos ng halos dalawang linggo niyang paulit-ulit na pagmamakaawa kay Eliana, hindi kalaunan ay tuluyan na rin itong pumayag na makipagkita sa kanya. Aminin man nila o sa hindi ay may nararamdaman pa rin naman sila sa isa't isa, kaya naman sobrang hirap para sa kanilang dalawang pagtitiis na ginagawa nila ngayon. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko, Eliana. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon para mabawi kong lahat, gagawin ko. Gusto kong bumawi, Eliana. Gusto kong humingi ng tawad at pangalawang pagkakataon para maayos natin ang lahat ng to. Please. Open naman ako sa co-parenting, Blake. Kahit na sobrang sakit ng ginawa mo sa akin nun.
Saad nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Hindi naman kita pagbabawalan na makita siya. After all, anak naman natin siyang dalawa. Hindi ako makakapayag na pati ikaw hindi ko mabawi, Eliana. Saad ni Blake na ikinahinga niya na lang ng malalim. Gagawin kong lahat ng kaya kong gawin para mapatawad mo lang ako. Handa kong gawin ang lahat para lang mabawi ko lahat ng nawala sa akin nagdahil sa maling akala ko. Oo, nagkamali ako sa'yo at aminado ako. Handa rin akong gawin ang lahat para sa ikabubuti ng munting pamilya natin, Eliana. Hindi ko maipapangako sa'yo na maibabalik ko lahat ng nararamdaman ko sa'yo noon, Blake. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin noon. Handa naman akong maghintay kahit naabutin pa ng ilang dekada yan, Eliana. Basta't bigyan mo lang ulit ako ng pagkakataon, please. Pagmamakaawa niya pa, bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga na hindi naman ito binawi. Parang awa mo na, Eliana. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maayos ang lahat. Hindi kalauna na tuluyan na rin pumayag si Eliana sa gusto niya. Ginawa naman ni Blake ang lahat ng makakaya niya para lang mabawi ang mag-ina. Success si Eliana sa kung paanong binuhos ni Blake ang atensyon niya sa kanilang dalawang anak. Kaya naman pagkatapos ng tatlong buwang panliligaw sa kanilang dalawa ni Kyler, ni Blake, hindi kalauna na tuluyan na rin pinagbigyan si Blake na ikinaluha na lang nito. Promise me na kahit anong mangyari, hindi mo na kami iiwanan ni Kyler. Aniya, dahilan pa para maluha siyang niyakap ng mahigpit ni Blake na malungkot niyang initian. Alam mo talaga kung paano muli akong kuhanin, Blake. Alam mo talagang kahit na ilang beses mo na akong pinagtabuyan ng palayo, alam mo pa rin na babalik pa rin ako sa'yo kahit na anong mangyari. At kaya ko rin tanggapin ang galit mo dahil ganon din kita kamahal, Eliana. Hindi mo lang alam kung gaano kong pinagsisisihan lahat ng nangyari sa atin. Aniya, bago niya hinarap ang dalaga at agad na hinalikan sa noo na ikinangiti naman ito ng palihim. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin, Eliana. Mahal ka rin namin, Blake. Aniya, sa kauna-unahang pagkakataon na ikinangiti na lang ni Blake. Forgiveness has the potential to repair and restore damaged relationships. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Nasa sayo na yan kung paano niyo mapapatawad ang isa't isa at paano niyo nga bang mababawi lahat ng mga naging pagkukulang niyo sa relasyon ninyo. Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng naging relasyon na lang dalawa ni Blake noon, sinikap naman ang nobyo niya na bawiin ang lahat. At alam niyang mababawi niya lahat ang iyon kung papakasalan niya sa Eliana at magpapakatatay siya sa tatlong taong gulang niyang anak ng babaeng una't huling nagpatiwak sa puso niyang natutulog lang noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!